Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pan-upload. Next! Dumagundong ang boses na yun hanggang sa labas ng office ng President ng Antonio Miguel Pharmaceuticals Corporation o mas kilala sa tawag na AMPC. Napamulagat si Queenie at napalunok. Napaantanda ng Cruz ang dalaga. Pero parang na-curious siya sa itsura na nagmamay-ari ng namamaos sa tinig na yun. Walang ni isa man sa internet ng tunay na katauhan at itsura ng batang presidente raw ng kumpanya dahil ang mayroon lang ay ang ama nitong si Romano. Nung kabataan pa, napaisip siya na baka pangit ang anak nito pero imposible dahil napakagwapo ng ama na parang anghel na tinanggalan ng pakpak at inihulog sa lupa na kahit may edad na ngayon ay bruskong-brusko pa rin ang dating. That man didn't age. She thinks ni wala nga yung wrinkles. Ang hindi niya matiyak ay baka nagpa-clinic iyon at nagpa-surgery. Eh ang anak niya kaya, gwapo rin kaya kahit na sumisigaw sa opisina nito? Nag-research siya about sa company's information para makatulong na makapasa siya sa secretarial position. Actually, hindi niya pinangarap na maging secretary. Kaya lang, yun ang kaya ng mga magulang niyang ipatapos sa kanya sa probinsyang pinanggalingan niya. Kaya yun ang kinuha niya. Pero ang gusto niya talaga ay maging clinical pharmacist. Kaya nang makita niya na hiring ang sikat na pharmaceuticals na ito, ay hindi siya nagdalawang isip na mag-apply. Kahit padihado siya sa qualifications. At least, di man bilang chemist or pharmacist, nandun naman siya sa napakalaki at stable na kumpanyang may hawak ng pinakamagagandang pharmacy sa buong Pilipinas at gumagawa ng sariling mga branded na gamot sa laboratories nito. Sana lamang matanggap siya. Digpan niyang tumama sa loto. Natatawa pa siya nang makita sa pahayagan at internet ang tungkol sa job hiring na yun. Magsuot daw ng miniskirt at pang itaas na medyo labas ang cleavage. Digpa nila ang mag-a-apply sa cabaret. She thought it was a joke. Si Raulo ba nagpaskil noon na dapat ganoon ang itsura ng mga mag-a-apply ng trabaho? Hindi pa siya nakakakita ng ganoon sa tanang buhay niya. Bawal daw mag-apply ang may salamin at mukhang manang. Bawal din daw ang virgin. Eh virgin siya eh ano? Malalaman ba niya? Di naman siguro. I said next! Sigaw ulit nito. Diyos ko, ako na pala. Parang bigla, gusto niyang umatras na. Ang tungik mo talaga, Queenie. Bakit ba naman nawala siya sa katinuan? Nang marinig ang namamaos na boses na yon ng lalaki, napatayo siya sa kinaupuan at kaagad na kumilos patungo sa pinto na yon ng opisina. Nanlalamig ang mga kamay na hinawakan niya ang doorknob at pinihit. She walked in. Napatigil siya sa paghakbang nang mapansing walang tao doon. Nasaan ang sumisigaw na daig pa ang mawawala ng bukas? Multo ba may-ari ng boses na yun? Napadako ang mga mata niya sa napakaling litrato sa dingding na napapalibutan ng mga pharmacy at laboratory. Para yung chain na magmula sa gwapong litrato niyo ng lalaki. Diyos mio, parang ang sarap halikan ng labit mga mata ng lalaki. Parang kahit anong higpit ng garter ng panty ay kusang malalaglag ang mga suot kapag nakipagtitigan doon. Napalunok siya sa buhay na buhay niyo ng litrato ng lalaki. Para may hipnotismo ang mga matang yun na naghihikayat na lumapit. Yun ba ang anak ni Romano Miguel? Napakagwapo noon. Pero balita ko'y ubo daw ng babaero. Pwedeng yun nga dahil sa itsura nito na mukhang nakakabuhay ng patay. Di malayong hinahabol ng mga babae talaga
ang presidente ng kumpanya. Pero parang ang sungit naman kung makasigaw. Isang tikim ang nagpalingon sa kanya. Ay! Mahina niyang tilis sa puwang dibdib, pero kulang na lang ay lumuwa ang mga mata niya sa nakikita. Sus ko po, ang gwapo! Nakatitig sa kanya ng personal ang lalaking nasa litrato na yun. Nakatayo ito sa may bukana ng banyo habang nakapamulsa. Nakatingin sa kanya. Maluwag ang necktie na suot nito at nakabukas ang ilang botones sa may dibdib. Siya bang presidente? Parang hindi niya gustong maniwala. Napaka-rugged ang dating ng lalaki at parang walang bakas ng karesponsablihan ang aura nito para itong basta lang makakilos. Tumaas baba ang isang kilay nito bago nagpakawala ng isang mapangakit na ngiti habang pinapasadahan siya ng tingin at sinadya pang dumaan sa mismong harap niya bago saglit na tumigil sa tapat niya para mag face to face sila. Nakatingala siya sa lalaki at hindi niya alam kung nakanganga siya. Hinawakan nito sa may dibdibang suot na long sleeve at inalog na animoy na iinitan. Lihim siyang napasinghot nang sumingaw ang mabangong amoy ng lalaki dahil sa ginawa nito. Pagkatapos noon ay lumayas ito kaagad sa harap niya at naupo sa sariling silya, saka itinaas ang paa sa mesa. Literal, nananlaki ang mga mata niya at umarko ang kilay sa ginawa ng boss. Boss ba talaga to? Bakit parang hindi? Take a seat. Sambit nito. No wonder he was the boss. Ito nga ang nagmamayari ng magandang paos na boses na yon na kung makasigaw ay walang pakialam kahit pa bumangon ang mga patay sa sementeryo. Thank you, sir. Formal na tugon niya pero sobra-sobrang kaba niya at mabilis na naupo sa silya. Hindi siya dapat pahalata na kinakabahan siya. Ano namang ikakanerbiyos niya? Kung pumasa siya, salamat, pero kung hindi, eh hindi talaga yun para sa kanya. May experience ka ba? Tanong nito habang nakatitig sa mukha niya. Experience po saan? Di niya maintindihan ang tanong kung tungkol sa experience sa pagiging secretary o experience sa lalaki. Kasi parehas wala. Saan po? Balik tanong niya sa lalaki na napakagat ng pangitaas na labi habang nakangiti. Sa kama. Prangkang tugon nito. Santisima. Gusto niya mapapikit sa tindi ng tanong nito. Kahit yata summa cum laude ay hindi niya kailanman kayang sagutin ng diretsahan ang tanong na yun. Napakabastos ng bilyonaryong negosyante na ito. Umawang ang bibig niya para magsalita. Magsisinungaling na lang siya para lang matanggap siya sa trabaho. Total, mukhang hindi naman kailangan ng boss niya ang matinong empleyada. Mukhang mas kailangan ito ng babaeng may ikama, pero hindi naman siya paiisa syempre. Gusto lang niya ng trabaho para sa pamilya niya. Hindi niya naituloy ang balak na isagot nang muli itong magsalita. My requirements were vividly stated. I hate virgin. Anito sa kanya. Gusto niyang panawa ng ulirat. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang pagiging berhen para sa lalaking ito? At ano naman ang kinalaman noon sa pagiging secretary? At ang galing naman yata nito mangilatis dahil sa isang pasada ng tingin ay alam kagad nito kung berhen ang isang babae. They are. Anito na parang biglang natigilan nang may maulinigan na boses sa labas ng office. Mr. Miguel! Narinig din niya ang sigaw na yun. Napaayos si Mr. Miguel ng upo pagkarinig ng boses na matronang si Doña Divina. Ang laki ng atraso niya sa babae dahil isang truck ng supplies ang hindi niya naiparating sa pag-aaring nitong ospital. Sa kawalan niya ng panahon ay umabot na ng isang linggo ang pagka-delay ng mga gamot at ang pera ay matagal nang naideposit sa bank account ng kumpanya. Fuck! Pero saan siya busy? Sa pambababae niya at kapag nakarating ito sa mama niya, tiyak na isang linggong sermon ang aabuti niya at baka ipatapon na siya ng tuluyan sa asyenda kasama ang kuya niya.
Ayaw niya. Di siya makokontento sa buhay doon. City life ang gusto niya at ayaw niya maging magtatanim ng okra o talong sa bukid. Damn it! Talk to that whale. Kapag bumait, tanggap ka na kahit virgin ka. Anya't mabilis na sumiksik sa ilalim ng mesa para magtago. Nawala ang poise niya bilang isang kagalang-galang. Este nakakasindak na boss. Tigalgal si Queenie. Gusto niyang matawa sa nakita ang reaksyon ng presidente sa pagkarinig sa boses ng babae sa labas ng opisina. Parang bata ito nagsumiksik sa ilalim ng mesa nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Mr. Miguel! Talk to me! Sigaw na may kataba ang babae na may bitbit na bag. Pula ang buhok noon na napakaikli at salubong ang kilay na tattooed. Nakamini skirt na baong iyon kahit ang tanda-tanda na, pero halatang mayaman ang babae base sa postura nito at sa ganda ng kutis. Nasa na magaling? Pasinghal na tanong nito sa kanya. Napalunok siya pagkatapos ay binigyan ng isang magandang ngiti ang babae. Diyos ko, paano ba to? Nasapo nito ang dibdib kaya kaagad siyang napatayo at hindi nag-atubling dinaluyan ang babae. Good morning, madam. Relax lang po kayo. Please be seated. Anya na inakay ito sa silya. Mabilis niyang ikinuha ng tubig ang babae. Mabuti na lang, kanina pa niya nakabisa ang kabuuan ng opisina kaya alam niya kung nasan kukunin ang tubig. Pasimple niyang sinulipan ng amo na di niya alam kung paano pinagkasyang sarili sa ilalim ng mesa. She smiled at the woman. Makamatay ang pagsuri na ginagawa nito sa kanya pero relax lang siya. Here, ma'am. Anya saka iniabot dito ang tubig. Walang humpay ang senyas ng presidente sa kanya pero hindi niya ito pinapansin. Buti nga sa'yo. Nasaan ang amo mo? Galit na naman ang babae matapos makainom ng tubig. Isang linggo nang wala ang supplies ko. Nirereklamo na ako ng mga pamilya ng pasyente. We are tertiary hospital. Tapos walang gamot. Aba, mamamatay na yung mihika, wala pang salbutamol na pambalas sa nebulizer. Kasalanan nito ng amo mo. Nasaan babaero na yon na walang alam kung hindi magkandong ng babae? Inis na sad nito at naghahabol ng hininga. Paano ba to? Natataranta siya kung anong isasagot niya. Leche! Nag-apply lang siya ng trabaho ngayon. Kahit siya ay damay sa sigaw ng isang customer na hindi nasusuplayan ng gamot. She cleared her throat and gathered a lot of confidence. As a matter of fact, ma'am, inaasikaso na ho niya ang supplies niyo. Mamaya pong hapon, nasa inyo na pong lahat. Nagkaroon ho kasi ng delay sa... Nagkaroon po ng problema sa tracking. Medyo hindi po maganda kaya kailangan pong i-prioritize. Napagkamalan ho kasi na ibang bagay ang mga delivery. Ganun nga po. Nakangiting sagot niya. Umarko ang kilay nito na parang ayaw maniwala sa sinabi niya. Hindi niya gagawin yun ng personal. Napakaarte ng taong yun at ni dumutdot sa kahon ng supplies ko, hindi niya yun gagawin. Kaya paano na mamaya maihatid yun sa akin? Ang alam lang ng lalaking yun ay mambabae. Hindi mai-deliver ang mga supplies. Mag-ingat ka dahil maganda ka. Sinuri na naman siya nito mula ulo hanggang paa. Hay nako, believe me po, mamaya pong hapon, personal niyang i-deliver sa inyo ang lahat. Konting pasensya lang po, wala po kasi siyang secretary, kaya medyo nakakalimutan niyang lahat ng mga obligasyon niya. Wala pong nag-organize ng lahat para sa kanya. Pero ngayon po, I'll make sure di na po mauulit yun. Kakasimula ko lang po ngayong araw at nalaman ko po na marami siyang naging problema. Nilangkapan niya ng kaunting siguridad ang lahat ng mga pinagsasasabi niya para kapanipaniwala siya. Bahagyang kumalma ang babae. Ikaw bang sekretary niyang bago? Anito na nasuri ang kabuuan niya ulit. Ngumiti siya. Opo, bigyan niyo naman po kami hanggang bukas ng umaga upang ang babaero ko pong boss ang maghahati ng inyong supplies. Umismid ito. Sige, mabait ka naman. And you accommodated me so well. That's enough reason
para bigyan ko ng chance ang babaero mong amo. Kasi siya ang hirap hagilapin. Di nakikipag-usap ng matino. Laging nasa kandungan ng babae kaya na-high blood ako. Anito na parang tumataas na naman ang presyon. Inabutan niya kagad ito ng tubig. Yes ma'am, that's true po pero ngayon po, totoong inaasikaso niyo po ang problema niyo kaya po iniwan niya ako rito. Sige, aalis na ako. I expect the delivery either later or tomorrow morning. Thank you and please be careful. Maganda ka. Baka isahan ka ng batang yun. Anito na hindi na siya hinayaan makapagsalita pa. Napataas na lang ang kilay niya at feeling boss siya ngayon ha? Kumaway pa siya at pumeke ng ngiti bago yung tuluyang lumayas. Is the will gone? Napapihit siya sa tanong na yun galing sa ilalim ng mesa. Gusto niya matawa pero pinigil niya ang sarili. Maya-maya ay nakita niya na umuusli ang ulo ng amo papalabas sa pinagtataguan. Ay bumalik! Bulalas niya. Kaya kaagad na nasumiksik ulit ito sa ilalim ng lamesa. Kasabay ang malulutong na mura. Fuck! Damn! Shit! Parehasin mo na! Anito, may kinatawa na niya ng husto. At first thought, napakayabang ng dating nito pero hindi naman pala. Para itong bata kung susumahin niya. Joke lang po, humagik-hik ang dalaga. Mabilis itong lumabas mula sa pinagtataguan at matiim ang mga matang itinunghay sa kanya. Isahan mo pa ako at may kalalagyan ka sa akin. Kanina mo pa akong tinatawag na babaero. You're going to make me deliver those damn supplies later? Umiling ito. I'll fire you right away. Galit na singhal nito. Pero bakit di niya makuha ang matakot kahit na ang taas ang tono nito sa kanya ngayon? Sa nakita niya pag-uugali nito sa isang boss na nagtago sa ilalim ng lamesa sa pagkakita ng kliyente ay tila ba kumurap sa utak niya ang salitang cool. Yun ang pwedeng ma-describe sa ginawa nito. Nagkibit balikat siya at bahagyari na lumabi. Okay sir, if that's the case, tatawagin ko po siya ulit. Akma siyang lalabas na magsalita ito. Fucking no! Anito, parang gustong mataranta. No talaga sir, we had a deal and I got it. I'm your new secretary dahil napapayag ko si madam na hindi i-pull out ang orders niya at bumalik siya. She smiled beautifully. He pouted a bit while staring at her face. His green eyes squinted. Gosh, hindi nang ngiti ng father niya. Okay then, let's sign the contract. Anitong kalmado na at inalis ang mga mata sa pagkakatitig sa kanya tinungo ang pintuan. He opened the door and stood there like the prince of all the gods and goddesses. Nakapamaywang ito habang nakaliyad ang dibdib. He's so handsome. Magsilayos na kayo. No more interview. Leave now. Sigaw nito sa mga aplikante na kinalaki ng mga mata niya. Sus me. Pumihit ito na parang wala lang nangyari. Nakikita niya sa salaming dingding kung paano nagsipagtayuan ang mga aplikante at namamadaling nagsipaglayas. Ang ilan ay napatunga nga sa kagwapuhan ni Mr. Miguel pero nung bumuka naman ang bibig ay parang buhawi na humawi sa mga kababaihan na yun. Gustong himatayin ni Queenie ng papagbuhatin siya ni LM ng mga kahon ng gamot mula sa stockroom. Bilang ganti raw sa ginawa niyang pagsasabi kay Doña Divina na personal nitong ihahatid ang mga yon sa ospital ng Doña ay binawian siya ng magaling na boss. Naiirita siya dahil hindi man lang ito gentleman na kahit na babae siya ay ginawa siyang Amazon ng baggage boy. Parang ngali-ngali siya nitong suntukin nang maisip nito na magdadrive ito ng company truck na tila ba diring-diri pa ito sa kaisipan ni iyon. Kung hindi lang niya kailangan ng trabaho, baka mag-resign na siya kaagad kahit pagwapo ang boss niya. Hindi naman siya mapapakain ng kagupuhan nito. Bastos pa nga ang walang hiya. Bago sila pumunta sa bodega, ay may dumating na babae kanina at hindi niya alam kung sino ba ito. Basta na lang sumulpot sa harap niya at hinahanap
ang magaling kong amo. Maganda, sexy, at sopistikada ang dating ng babaeng yun. Nakabuntot siya sa dalawa kanina at panay ang abrisyete ng babae sa lalaki. At manakanakang humahaplos sa balakang, sa baywang, kahit sa pangupo ng lalaki. At parang tuwang-tuwa naman ang walang hiya. Totoo nga yatang ubod ng babaero ang may-ari ng kumpanya. Nakahinga siya na maluwag nang maisampan niya sa truck ang kahuli-huliang kahon na hawak. Diyos mio, sa bahay, kahit mahirap sila sa probinsya, ay senyorita siya. Ni maglaba ng panty niya ay hindi niya ginagawa. Pero dito, hindi lang basta kasinggaan ng panty ang binubuhat niya. Isang toneladang panty ang katumbas ng kahon. Lalabas ng tumbong niya sa bigat, ni wala siyang mahanap na katulong dahil ang order ng boss ay huwag siyang tutulungan. Siguro, gusto siyang pahirapan dahil wala siyang pinasahan ni isa man lang sa requirements nito sa pag-hire ng secretary. Napilitan lang yun. Gusto na yata ng amo niya na siya na lamang ang umatras pero hindi. Hindi siya aatras. Magpapatigasan sila at siguro mas matigas siya kaysa kay LM na yun. Napasandal siya sa pinto ng closed van truck dahil sa sobrang pagod. Kulang yata ang susweldohin niyang 35,000 monthly na pambili ng pain reliever. Kung ganoon ang ipapasa sa kanya ng boss niyang trabaho sa bawat araw. Hindi naman yun trabaho ng secretary. Tapos, ang magaling na lalaki na wawala na. Ewan niya kung saan na sumuot yun. Pagkatapos niya magpahinga ng konti, pumasok siya sa loob ng stockroom. Ang napakalaking stockroom na yun, kung hindi open ang gitna, ay mawawala siya sigurado sa sobrang laki. Maraming silid yun, isa-isa para sa mga gamot na magkakauri. Inilibot na siya ni LM kanina, kasama ang hitad niyang girlfriend na di niya alam ang pangalan. Naglalakad na siya, kip-kip ang organizer, para hanapin ang boss niya nang mapadaan siya sa isang silid na ang sabi ni LM kanina ay office ng supervisor. Wala na sana siyang kabalak-balak na huminto nang may marinig siya. Inilapit niya ang tainga sa pinto at nakita na nakaawang yun. Sumilip siya na bahagya habang patuloy ang kanyang naririnig. Nang may dumaan na kung anong malamig sa paan niya, she looked down immediately. Daga! Tili niya. Talon siya ng talon hanggang sa maputol ang takong ng sapatos niya. Fuck! Mura ng pamilyar na boses hanggang sa bumukas ang pintuan at lumabas doon ang binata. Nagsasara ito ng pantalon. Wala sa loob na naglambitin siya sa leeg ni LM nang lumabas ito mula sa silid na yun. Naramdaman naman kaagad niya ang kamay nito na nakasuporta sa may baywang niya nang bahagya sinitong iangat mula sa simento. Tila ba nakalimutan niya ang mga pinagagagawa nitong katarantaduhan kanina at natakpan yun ng pesteng daga. Maya-maya pa ay inalapag siya nito. Damn it! It's gone! Stop screaming! Asik nito sa may ulo niya habang nakasiksik siya sa dibdib ng lalaki. Diyos ko po! Kagad siyang napabitaw sa boss at halos maitulak pa ito para makatakbo papalabas ng bodega. Napaiwas kagad si Queenie ng tingin nang lumabas na sa wakas ang dalawa sa building na yon. Ilang minuto pa lang naman siyang nakatayo at di niya alam kung naituloy ba ng mga itong ginagawa na naistorbo niya. Medyo kalmado na rin siya sa mga oras na yun. Napasulyap na rin siya nang hindi siya makatiis. Nakatitig sa kanya ang mga mapangakit na mata ni LM at parang nangingiti pa ang damuho. What's your name again? Sheila? Sharon? Tanong ito sa babae na tila baliwala ang lahat. Her jaws dropped and rolled over. Ano? Hindi niya alam ang pangalan ng babae? Umismid ang babae. It's just Shane. Aniya, nang may kasamang irap. Sa tansya niya ay ising edad niya ito o baka nga mas bata pa sa kanya. Pero ano bang pakialam niya? Thanks for the time, honey. Nabahagyang ngumisi sa babae o sa kanya
dahil sumulya pa ito sa mukha niya. Ngumiti rin ang babae at parang nasihan pa sa narinig. Tila ba kaligayahan nito ng lubos ang mapagsilbihan ng amo niya sa ganoong paraan? Sus, Mariosep! Napakababaw ng kaligayahan ng babae. Mukha naman iyong elegante at mayaman. Pero bakit parang low class ang datingan? Nagpapakababa iyon para sa isang lalaki? Hindi yun tama. Parang wala iyong respeto sa sarili. Sumunod ka sa akin. Utos sa kanya ni LM nang sulyapan niya ito. Wala siyang imik na sumunod dito. Wala siyang kaimik-imik habang sakay ng close van papunta sa ospital ni Doña Divina. Si LM ang driver niyon na parang tinamaan naman ng inis na makasakay doon. Alam niyang ayaw nito maghatid ng personal na mga supplies na yun, pero ano bang magagawa nito ay yun ang naipangako niya. Importanteng kliyente si Divina. Sa tingin pa lang niya, napilitan siyempre si LM kaysa sa mawalang isa sa mga sinusuplayan at ang masama ay ang siraan pa ang kumpanya. Iyon ang paliwanag niya sa lalaki na parang wala naman sa negosyong isip, kundi nasa mga kababaihan. Napatango at napangiti ito nang tila makuha ang punto niya. Di naman niya sasabihin na tanga ito dahil nakita niya sa certificates nito na nakadisplay na isa itong summa cum laude at top 1 sa Chemical Engineering Board exam. Baka sadyang balikulang ang utak nito at talagang nasobrahan sa kaaral ng chemicals. Ayaw niyang sumama sana dahil hindi naman niya trabaho na samahan ito. Pero pinilit siya ni LM. Kung makaesta ito, ay parang walang nangyari kanina. Alam niya na alam nito na nabusuhan niya ang mga ginagawa nito roon, pero mukhang wala naman itong pakialam. Napasulyap siya sa rearview mirror at sa pagkabigla niya ay nakatingin din pala ito sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso niya na magtama ang mata nila at binigyan siya nito ng isang kindat. Nabawi kaagad niya ang paningin nang di niya alam kung bakit napantanda siya ng krusa nervyos. Parang gusto niyang tawagin lahat ng santo. Isama na ang mga bagong dagdag. At sa pagkagulat niya ay tumawa ang lalaki dahil sa naging reaksyon niya. Tumawa ito na akala mo pag-aari nito ang buong mundo. The next time, be careful enough when it comes to voyeurism so you will never be lost for words. Anito na sinundan ng isang ngiti ang sinabi. Nailipat niya mga mata sa labas ng bintana. Diyos ko, walang hiya talaga. Di man lang mag-sorry. Hindi naman niya talaga sinasadya na mamboso. Na-curious lang siya. That's why I hate virgins. Sambit ng magaling niyang amo. I don't mind it at all. Lumabas yun sa bibig niya nang hindi niya iniisip. Doesn't she really mind it at all? She's lying. Really, huh? He smirked. How about you? Doing it next time? Wouldn't you mind? Sumulyap sa kanya ang mata nitong namibilyo sa kalokohan. Namutla ba siya o namula? Bastos! Singhal niya sa kanyang boss kasabay ng paghugot niya na malalim na hininga na lalo nitong ikinatawa ng malakas. Patawarin! Ano bang napasukan niyang trabaho? Magrarasay na ba siya? It's your fault. You applied as my secretary, though the requirements are vividly stated. Paninisipan nito. Ano bang gusto nito? Aba, dapat ang inilalagay nitong hindi na virgin at maraming experience para hindi na-offend kapag nakakita ng mga nagtatalik sa loob mismo ng opisina. Okay nga lang po sir, huwag niyo akong intindihin. Mas kailangan ko ng trabaho kaysa sa kung anong bagay pa man. Wala naman siyang pakialam kung ilang babae pa ang katalik nito. Kahit pa sabay-sabay, hindi naman mapapakain ng pakikialam niya ang pamilya niya. Mas mahalaga na mag-focus siya. Tama, yun na lamang ang gagawin niya. Huwag niyo na lang akong babastusin dahil iba ako sa mga babae niyo. Trabaho ang hanap ko at hindi ang manood sa mga kalokohan niyo. He chuckled. Lalo siyang nairita. Bakit ba kung sino pa ang mga talipandas na nilalang
ay siya pang biniyayaan ng yaman. Sana ang yaman niyo ay sa akin na lang napunta. Ang usapan po natin, kapag napabait ko si Ma'am Divina ay pasok na ako. Nagawa ko yun, kaya nandito ako ngayon. Kung kasama sa trabaho ko ang mabusuhan ko kayo sa bawat araw na ginagawa ng Diyos, halos maitirik niya mga mata. Tanggap ko po, sir. In her peripheral vision, she saw him nodded. Let's see. Lalong natigalgal si Queenie. Anong let's see? Napaantanda na lamang siya ng krus. Sana gabayan siya ng Diyos mula sa palikero niyang boss. Baka gusto mong bumaba ng truck? Tanong ni Elem kay Queenie. Nang makababa ito para kausapin si Doña Divina nang makarating sila sa wakas sa ospital na pagmamayari ng babae. Nakapamaywang ito habang napilig ang ulo, parap sa kanya. Nanunuli sa mga labi ng binata na parang gustong manghalik ng impakto. Putol yung takong ko, sir. Nag-aalala at prangkang sabi niya. Gaga kasi siya. Manilip ba naman at dahil sa pesting daga, anong nangyari? Magagastusan patuloy siya dahil kakailanganin niya ng bagong sapatos. Wala pa naman siyang pambili at wala siyang pera. Nagkanda ubos-ubos ng allowance niya sa kapapamasahe dahil sa paghahanap ng trabaho. Biglang tumawa na lang si LM dahil sa sinabi niya. Malamang naalala rin ang ginawa niyang paninilip. Hindi naman yun sinasadya. Get out! Anito sa bahila nito sa braso niya. Ay! Mahinang tili niya kaso nahulog siya sa kinauupuan. Pero sinalo naman siya ng impakto niyang boss. Ang buwisit? Mapilit pa rin kahit ayaw at may pagkamaharas pa. Napaiktad siya at nagpumilit na kumawala sa mga braso nito. Ang amo niya ay may kakambal na salitang danger. Sa nakita niya kanina'y halatang mahilig ito sa babae. Parang naalibadbaran ito sa kinikilos niya kasi nag-isang linya ang mga kilay nito habang nakatingin sa mukha niya. You decided to do this, so you are the one who's in charge to talk to that whale. Anito pa sa kanya at namaywang na naman. Sinong whale? Anang boses ng babae sa likuran nito. Sinadya ng huwag sabihin na nariyan ang donya. Para makaganti siya ng pasimple sa manyak niyang boss. Bigla itong napapihit sa baitago sa may likuran niya. Whale? Mr. Wales? I said. Kandautal na paliwanag ni LM habang nakatago sa may likod niya. Pasimple siya nitong itinulak-tulak. Ang laki-laki nitong tao pero daig pa nito ang batang paslit. Magsalita ka na, Virgin! Bulong nito sa may tainga niya kaya nangaligkig siya ng sobra. Sa hininga nito at sa pagtawag nito sa kanyang Virgin, pero bakit parang insulto iyon sa pandinig niya? Feeling niya pati siya mauutal din sa katarantaduhan ng amo niyang babaero. Pwisit, parang hindi to boss. Paikaikang lumapit si Queenie sa matabang botanding at narinig pa niyang pinagtatawanan siya ni LM kaya iningusan niyang lalaki. Kumunot ang noon ni Doña Divina pagkakita sa sapatos niyang walang takong ang isa. Hinawakan niyang kamay ng botanding. Naku ma'am, drama mode pa siya. Sorry po kung medyo late pero nakaabot naman po, diba? Sakakita niyo naman po, totoo ang sabi ko na personal delivery ni boss ang supplies. Gwapo na. Aniya? Kunwari tikim ni LM na nakatingala sa langit at proud na proud sa sarili. Babaero pa. Bulalas naman ni Doña Divina na ikinakamot ng ulo ng isa. Siya naman ang mutik na matawa sa itsura nito. Parang bata at cute-cute habang kumakamot sa ulo si LM. Wala. Basag talaga ang imahe ng isang ito bilang matinong boss. Tama ang first impression niya rito na basta lang makakilos. Pero wala naman itong sagot sa negatibong komento ng babae. Hindi naman pumapatol kahit na naiinsulto na o baka proud ito na tawaging babaero. Marunong pa rin naman sigurong gumalang si LM kahit na papano, kahit na palikero
at maharot ang lalaki. O siya, sige, ipabababa ko na ang kahon ng gamot sa tauhan ko. Sambit ni Doña Divina. Ma'am, sa amin pa po kayo kukuha sa sunod ha? Malambing na tanong ko rito. Tiningnan muna siya niyon bago tumango. Mabait ka at responsable. Oo, sa inyo pa ulit kahit masakit sa ulo yung boss mo. Tutal, mukhang kaya mo naman siyang pasunurin. Mukhang hindi na magkakaproblema sa susunod. Dapat katulad mo ang mapangasawa ng babaero mong boss. Sambit niyon sabay tapon na nakamamatay na tingin kay LM. Bakit pagalit na galit si Doña Divina sa amo niya? May something ba? Sir, bakit o parang mag-ex kayo ni Doña Divina? Curious na tanong niya sa lalaki habang nananahimik at walang tigil sa pagte-text. Bigla itong napatigil at tumingin sa mukha niya. Do you want me to fire you? Nangaasar ka ba talaga? May gusto kasi yung apo niyan sa akin. Eh binasted ko. Tahas ang sagot nito, sabay balik ng tingin sa hawak na smartphone. Di niya alam kung kalokohan ba yun o kung ano, hanggang sa isang babaeng pagkaganda-gandang lumabas mula sa ospital at naglakad papalapit sa kanila. Nakapako ang mga mata noon sa boss niya. Why are you here? Tanong ng babae kay LM. Pagkaikli-ikli ng short nito at kita niya sa tagiliran ang kalahati ng pisngi ng puwet sa suot nitong shorts. Ano ba yan? Napaiwas siya ng tingin. Parang siya naman ang nahiya. Business? What else? Makahulog ang sagot ni LM. Parang nahimigan niyang nagbago ang tema ng pakikipag-usap nito. Medyo formal. Kunwari hindi siya nakikinig. Isinuot niya ang eyeglasses na baon at ibinaling niya ang atensyon sa yakap na organizer niya at kunwari. Binuklat-buklat yun. Pero ang mga tenga niya ay nakatuon ang pandinig sa dalawa. Are you sure it's not about me? May kahalayang tanong ng babae na lalong iniliyad ang malalaking dibdib. Kita na yun sa sulok ng mga mata niya. I don't use a woman twice. Simpleng sagot ng kanyang boss. Wow, halos lumuwa ang eyeballs niya sa suot na salamin. Ano raw? One night stand lang pala kung maka-hour ang boss niya. Matinik talaga. Mabilis na tumalikod ang babae pagkatapos na musmid na halos ikatanggal nga ng guso niyon sa sobrang pagkabaliko. Mukhang gigil na gigil sa amo ang babae. Pero walang magawa dahil harap-harapan na pinag-reject ito. Nahabol niya iyon ng tingin habang pa-sexing naglalakad labas ang mga pisngi ng puwet. Baka yun ang sinasabi ng boss niya na po ni Doña Divina na may gusto rito. Maganda pa naman sana. No, sobrang ganda. Kaso, ipinag-aalukan ang sarili sa lalaking hindi naman iyon gustong makasama. Mapanakit din palang babaerong amo niya. Natulala pa rin siya nang biglang hawakan ni LM ang organizer niya at ikutin pabaliktad. Napaamang siya sa lalaki. The next time, make sure you're holding your organizer accurately. Nagpalusot ka na hindi ka nakikinig at buklat-buklat mo kunwari. Baliktad naman ang organizer mo. Hmm? Inilapit nito ang mukha sa mukha niya kaya umatras ng kusang ulo niya. Tanga lang siya. Bakit pa hindi niya napansin na baliktad ng organizer niya? Pahiya pa tuloy siya. Lumabas na maninilip pa siya. Chismosa pa. Napalunok siya ng matitigan sa malapitan ang labi nitong mapupula at ang mga mata na green. Kanino kaya nagmana ang kulay ng mga mata ng amo niya? Blue naman kasi ang kulay ng sa ama. Brown naman ang sa ina. Baka kusang patubo nito na berde ang mata. Kasi berde din ang utak at berde din ang kwan. Ay! Kung ano-anong pumapasok sa isip niyang kagagahan. Mabilis siyang umiwas nang makabalik sa katinuan. Umikot siya sa kabilang tagiliran nito at pasimpleng kunwari ay tiningnan ang mga ibinababang supplies. Kahit paika-ika ang paan niya ay wala siyang pakialam. Nakatayo na siya nang may humablot sa isang paan niya.
Oy, ano ba sir? Aniya sa lalaking ngalingali ng pukpukoy ng ulo na kumukuha sa sapatos ng walang paalam. Bastos talaga! Pati ba naman sapatos niya ay kinukursinada? Sira ulo talaga? Sayang ang kagwapuhan. Baliw naman. Give me your shoe. Utos nito nang ipagsapilitan niyang huwag ibigay. Akin to sir. Bakit mo kukunin? Tanong niya at salubong din ang mga kilay niya. Nagsalubong na naman ang magagandang kilay nito. Will you give me that or I'll fire you right away? Masungit na tanong nito kaya naman napilitan siyang hubarin ang sapatos at iniabot iyon kay LM. Gigil na pinutol nito ang takong ng sapatos niya at nanlaki pa mga mata niya nang tuluyang mabali iyon. Itinapon nito patalikod ang takong at sorry na lang kung may tamaan. Saka ngumisi ang binata at tinaasan siya ng kilay. Parang proud na proud ito at daig pa ang naka-accomplish ng isang bagay na napakahirap gawin. Samantalang binali lang naman ang takong ng sapatos niya. Ang babaw ng kaligayahan. Galing ko no? Wear it now. Utos nito sa kanya at pinagsalikop ang mga kamay at gusto pa yata siyang panoorin isuot ang sapatos. Sumunod na lang siya sa gusto nito. Okay naman nga. Yun nga lang, lalo naman siyang lumiit. Kung kanina'y abot-baba na sana siya ng boss niya, ngayon ay leeg na lang yata o wala pa. Salamat sir. Kiming tugon niya na lalong ikinaganda ng ngiti nito habang nakatingin sa mukha niya. You should not wear your eyeglasses. Mas maganda kapag wala. Anito sabay kindat sa kanya. Wala sa loob na nalayasan niya ang lalaki at mabilis siyang sumakay sa close van truck. Kinakabahan kasi siya sa itsura nitong grabe kong makaakit. Nakakanerbiyos dahil baka maakit siya. Di pa siya baliw para magkagusto sa isang tulad nito na parang suyod sa kuto at hinahara sa mga kababaihan kung saan saan. Compliment ba yun o tinetesting siya kung kakagat siya sa mga patutsada nito? Gwapo nga sana. Ubod ito ng gwapo sana. At friendly naman, kaso lang na sobrahan naman yata sa pagiging pala kaibigan. Dahil parang kahit saan na lang sila makarating ay may babaeng nakukursanadahan. Kanina, sa stockroom. Ngayon, sa ospital ni Doña Divina. Sa naman kaya ang susunod? Mukhang lahat na lang yata ng lugar ay may babaeng lalaking ito. She looked at the side mirror and saw him smiling at nothing. Sira ulo na. Ngumingiting mag-isa ang boss niya. Malamang may naalalang babae kaya abot tayong ang ngiti at mukhang matagal-tagal pa niyang pagtitiisan ito dahil wala siyang balak na sumuko sa trabaho niya. May mga plano pa siya para sa pamilya niya at hindi isang babaerong boss ang magpapasuko sa kanya. Iyon ang kauna-unahan niyang trabaho kaya seryoso siya roon. I'm going out. Tigagal si Queenie sa amo nang bigla na lamang iyon lumabas ng opisina. Na naman? Kadarating pa lang nito tapos aalis na naman? Aba, hindi kaya magka-AIDS na ito. Dahil sa kakapambababae nito, hindi na yata ito napipirmi sa isang lugar lang. San kaya iyon ipinaglihi? Saan po kayo pupunta? Nakamaang siya. At maging ang sekretary na papalitan ko ay nakamaang din. Pupunta na raw kasi ang sekretary nito sa Canada dahil naroon ang pamilya. Just going out! Anitong nakangisi sa aparato na hawak. Diyos ko! Halos mapaantanda si Queenie sa sobrang pagkadismaya. Nakakailang babae kaya ito maghapon. Hindi na siya magtataka kung bukas makalawa ay may sakit na ito. Huwag mo na lang pansinin dahil hanggat hindi ka umaalis bilang secretary, ganyan ang araw-araw mo makikita. Plus pa ang mga nagwawalang kliyente na hindi nasusuplayan ng mga kailangan nila. Nasapo niya ang noo, hindi pa lang ay parang gusto na niya mag-resign, kaya lang, sayang ang pagkakataon. Pagtitiisan na lang muna niya ang bagong boss.
Baka naman paghimalaan iyon at kisap mata na magbago tumino. Hapong-hapo si Queenie nang dumating siya sa inuupahan niyang bahay. Di siya makamove on sa halos isang buong maghapon na rin niyang pagtatrabaho. Daig pa niyang straight na 3 araw na nag-overtime. Simula interview ay di niya akalain na magtutuloy-tuloy ng trabaho niya pero ang boss niya ay larga rito o larga roon. Salamat na rin sa Diyos at hindi siya pinabayaan na magutom at mamatay ng dilat kung sakali. Kahit papano ay may trabaho na siya at makakapag-ipon na siya para sa ipadadala niya sa mga magulang niya at hahanapin niyang kakambal niyang nahiwalay sa kanila ng matagal na panahon at umaasa siyang buhay pang kapatid niya. Malapit na yun matupad dahil may trabaho na siya. Kahit nakakapagod sa first day, pagod siya sa trabaho at pagod siya sa boss niyang ubod ng tino. Sa kabaligtaran, "Nanang ko, mamamatay ata ako ng maaga. Diyos mio Marimar, baka isang linggo pa lang siya e kailangan na niya ng serbisyo ni Dr. Abelo o ni Kalayan dahil sa stress na dala ng amo niyang pasaway. Grabe, di man lang mahiya. Baliwala lang kung nakita niya ang tinatagong yaman. Parang nagmamalaki pa." Pabagsak na humilata siya sa pansuluhang higaan niya. Narinig pa niyang umigik-ik ang paa ng kahoy na higaan. Ni hindi na niya nagawang maghubad ng uniform na suot dahil parang tinakasan na siya ng lakas at pati pagkain ni parang ayaw na niyang gawin. Gusto na niyang matulog. Pumipikit na mga mata niya nang may sumigaw sa pinto niya, sabay kalampag niyon. "Queenie! Hoy! Lumabas ka riyan! Magbayad ka na ng renta mong 2 buwan! Hoy!" Sigaw ng may-ari ng bahay na nagpatuptop sa bibig niya. Naglahong parang bula ang antok niya sa boses na yun na parang sirena ng bombero. Napabangon siya nang wala sa panahon. "Diyos ko, si Aling Karidad!" Galit na naman ang matanda. Napasumiksik siya sa gilid ng kama at sinisilip ang babae sa butas ng bintana. "Hoy, Queenie!" Sabay kalabog na naman nun sa pinto niya. Magigiba na nga, kinakalabog pa. Kapag siya yumaman, aalis na siya sa pesting lugar na yun. Akala mo naman, ang ganda-ganda ng bahay na pinapaupahan niya ay parang kulungan lang ng baboy na nilagyan ng dingding. Buti na lang at may kakosa siya ng mga tambay doon kaya di siya tinatalo dahil kung hindi baka nagahasa na siya. Gasino nang tuklapin ang dingding niya kung sakali. Ang bubong naman niya kapag umuulan ay umuulan din. Saho dito, saho doon. Butas-butas kasi, baka nga kahit aswang ay naninilip na sa kanya kapag natutulog siya. "Lumabas ka riyan! Susunugin ko ang bahay mo!" Sigaw pa noon. Sinarilin na niya ang paghagik-hik. "Tanga lang, sunugin mo. Bahay mo naman to." "Queenie, lumabas!" Natigilan ang babae nang tumalsik ang pustiso sa may gilid. Natutup niya ang bibig para hindi kumawala sa kanya ang malakas na tawa. Kitang-kita niya kung paano luminga ang babae at nang walang makitang tao ay sabay dampot sa pustiso at ipinahid sa daster na suot na sabay subo. "Ew, kadiri." Sa lubong ang kilay na umalis ang babae, sabay tapik sa bintana niyang kahoy, saka siya bumanghalit ng tawa pagkalis noon. Buti na lang, nahulog ang pustiso. Eh di napilitan lumayas ang babae. Ano bang gagawin niya? Kailangan niyang rumakit. Alangan naman na bumalis siya sa boss niyang maharot. Baka mamaya, gipitin pa siya lalo. Isa pa kakaumpisa pa lang niya. Nakakahiya naman kung mag-a-advance na agad siya. Mabilis siyang tumayo para maligo. Sabon, buhos lang ang ginawa niya dahil mahal ang tubig. Buti na lang wala siyang kilikili powers kaya kahit na magwisik lang ay mabango pa rin siya. Sa kakapag nakakapagdilihensya naman siya ay bumibili siya ng kulon yung mamurahin nga lang kasi tipid siya. Mahalaga sa kanyang pisong duling. Para sa katulad niyang mahirap, importante ang bawat sentimo para makabuo ng piso. Pagkabihis niya ay lumabas siya. Patago-tago siya dahil baka makita siya na may-ari ng inuupahan niya.
mahirap na. Eskabetche na naman ang labas niya sa harap ng buong barangay. Ipapahiya siya noon sigurado. Saan ang punta mo, Queenie? Biglang sumulpot sa tabi niya si London. Anak yun na may-ari ng inuupahan niya. Kung tutuusin ay mayaman naman talaga ang aling karidad na yun dahil lahat ng paupahan doon ay iyon na may-ari. Depende sa garan ang presyo ng kanya mga bawat paupahan. Siya ay nasa pinaka-low class, kumbaga sa kwarto ng hotel, dun siya sa walang aircon at electric fan. Abaniko lang ang meron. Ang bahay ng babaeng iyon ay nasa pinakapuso ng maliit na lugar na iyon. Maganda at malamansyon. At kung palaban din siyang babae, ay sasamantalhin niya ang pagpapakyut sa kanya ng anak noon na si London. Kaya lang hindi siya ganoon. Mas gusto niyang mabuhay ng marangal. Hindi yung gagamit siya ng tao para lang mabuhay o makabayad ng renta. Mamaya na tayo mag-usap, London. Raraket lang ako bago pa ako pasabugan ng nanay mo ng kanyon. Malaki ang hakbang niya para makalayo ka agad, pero sunod pa rin ang sunod ng lalaki sa kanya. Gwapo naman ito, kaya lang mama's boy, kaya hindi niya type. Saan? Usisapan ito. Kahit saan, baka may pwedeng tulungan sa pag-iihaw ng barbecue sa kanto. Eh di pwede na yun. Anya na sige pa rin ang paglalakad. Gusto mo ba roon sa car washing nung kaibigan ko? Sa gabi naman yun open, kaya pwede ka. Tatawagan ko na, gusto mo ba? Tanong nun sa kanya na nagpatigil ng paghakbang niya. Tiningnan niya ang lalaki. Wala bang kapalit yan? Kasi London, uulitin ko na naman na magkaibigan lang tayo. Paniniyak niya. Ayaw niya kasi natawagin siya na paasa, kaya sa una pa lang eh nagsasabi na siya't ayaw din niyang tawagin na manggagamit. Kaya sinisiguro muna niya kung bukas sa kalooban ng pagtulong. Kahit pasabihin na maprinsipyo siya, eh ano naman, yun na nga lang ang meron siya, aalisin pa ba niya? Eh ano na lang matitira? Wala na. Wala. Tulong ko sa'yo. Pumunta ka na sa Riverside's Motel at nasa tabi noon ang Riverside's Car Wash. Ibang klase yun. Sarado sa umaga at bukas sa gabi. Hindi ka nun tatanggihan dahil kabrat ko yun sa fraternity. Sige na, taabisuhan ko na. Nginitian pa siya ng lalaki. Mabait naman talaga si London. Kaya lang, hindi niya talaga gusto ito. Salamat. Kaming tugon niya. Ikaw pa ay ang lakas mo sa akin. May pamasahe ka ba? Tanong pa nito sa kanya. Wala, pero kaya kong maglakad. Salamat ulit. Sa kanya tinakbuhan ng lalaki na dumudukot na ng pera. Kaya naman talaga niya makarating. Marami naman nakakosa niya ang nagpapasakay sa kanya sa tricycle ng libre. Kaya minsan, walang problema ang pamasahe. Manong Kevin, pasakay! Sigaw niya sa lalaking kakilala na kagad napapreno ng gamit na holder ng baboy. Mag-aamoy baboy ka! Sigaw ni lalaki, kaya napangiwi siya at saka sinanyasan na wag na. Siguro, kagagaling lang sa pamamarako ni Mang Kevin. Ay hindi, yung barakong baboy pala, hindi si Mang Kevin. Baka yung boss niya ang namamarako na naman. Dapat doon ay kapunin para hindi dumami ang lahi. Tanggalan ang dalawang itlog. Diyos mio, bakit ba pumasok sa utak na naman niya ang boss niyang barako? Hanggat maaari, ayaw niyang maalala. Kasi sobrang gwapo. Kaya lang, ubod naman ang harot. Mahirap na kapag lagi niyang naiisip. Baka mainlove pa siya. Baka mamatay siya kaagad ng maaga dahil sa konsumasyon kapag ganoon ang naging boyfriend niya. Erase, erase, erase! Sino naman nagsabing ganoon ang tipo niyang lalaki? Gusto niya ay maginoo. Gusto niya ay hindi babaero. At higit sa lahat ay may respeto sa kanya bilang babae. Napasipol si LM habang nagmamaneho sa babaeng naglalakad na sexy sa suot na faded skinny jeans. Parang pamilyar sa kanya ang malalaking kulot ng buhok ng babae.
Nangunot ang noon niya kung saan niya iyon nakita. Hindi niya kasi tiningnan ang mukha noon. Basta balakang ang una niyang tinitingnan at ang buhok na mahaba. Sino nga ba yun? Kaagad siyang tumingin sa side mirror pero nakita niyang nakasakay ng babae sa isang jeep. Masundan kaya? Mukha kasing maganda at bata pa yun. Parang yun yung bago niyang sekretarya na si... Sino nga ba yun? Estereta? Di niya maalala ang pangalan. Parang hindi nga niya naitanong at hindi rin naman nagpakilala. O baka nag-ulyanin na naman siya sa pangalan ng babae. Mana siya sa papa niya. Makakalimutin sa mga babae. Napaisip tuloy siya kung ano nga bang pangalan ng sekretary niya habang nagkandahaba-haba ang leeg niya sa pagsilip sa babae na sa loob ng jeep. Di niya kasi makita ang babae at parang sinisilihan ng puwet niya kaya hindi siya mapakali sa pagkakaupo niya at kandahaba-haba ang leeg niya sa pagsilip kung anong klase na mukha ng sexy na pasahero ng jeepney. Parang hindi siya makakatulog kapag hindi niya nakita. Baka lagnatin pa kamo siya. Ganoon siya. Kapag gusto niya makita, kailangan ay makita niya. Hindi pwedeng hindi dahil bibiyakin niyang mundo kapag hindi niya nahanap ang gusto niya. Na-curious lang siya sa mukha kung maganda ba o pangit. Baka naman talikogenic o baka hipon. Magandang likod, pangit ang harap. Magandang katawan, swangit naman ang mukha. Pero pakiramdam niya, maganda ito. Maganda kasi ang puwet at maganda rin ang buhok. Anang pilong isip niya? Aabangan niya kung saan ba babae yun. Sana, bago siya lumiko papunta sa restaurant, bumaba na para makita niya ang hinahabol niyang babae. Laking panghihinayang ni LM nang hindi bumaba ang babaeng hinahabol niya bago siya lumiko papuntang restaurant to meet his blind date. Hindi naman talaga siya humahabol sa babae. Pero curious siyang makita ang mukha ng babaeng sexy. Kaya napahabol siya sa pampasaherong sasakyan na yun. But anyways, ano bang magagawa niya kung sadyang hindi ipinagkaloob sa kanya na makita niya mukha ng babaeng yun? Puting BMW ang dala niyang sasakyan. Pure na pure ang kulay ng sasakyan, pero ang pagkatao niya ay hindi pure. He's dark and green, but he doesn't really care about it. Kahit pa parang tulad sa papa niyang tingin sa kanya na ubod ng babaero. So what? Kasalanan ba niyang ipinanganak siya na gwapo kaya hinahabol siya ng mga babae? And besides, it runs in the blood because his mama told him that he's a mixture of his papa and his uncle or his papa migs. So, what to expect? Meeting those men isn't as simple as knowing an ordinary person who is low in profile. Matitinik parehas ang dalawang yun. Kaya anong labas niya? Matinik times 2 equals matinik na matinik. Nakangisi na kaagad siya sa lahat at lahat ng babaeng nakatulala sa kanya ay tinataasan baba niya ng kilay na halos ikamatay na mga yun. Pero shit, nasa nakadate nga? Hindi siya nagpapahalata. Ang sabi ni Max na kaibigan niyang babaero rin ay nakadamit ng kulay itim na tube top at red skirt. Panay ang silip niya sa ilalim ng mesa para makita ang red skirt. Shit, mapapagkamalan pa siyang maninilip nang lagay na pasilip-silip siya sa ilalim ng mesa para tingnan ang skirt kung pula. Hanggang sa may makita siyang naka-black tube top. "Can you please stand up for me, miss?" He gave her a playboy smile kasabay ng naniningkit niya mapangakit na mga mata. Sino bang tatanggi sa ganoon? Wala, kaya mabilis na tumayo ang babae at nagpakyut sa kanya kaso hindi red ang skirt ng babae. So it means to say, hindi yun ang date niya. "Oh sorry, you're not the one I'm looking for." Anya sa babaeng parang nadismaya pa, kaya naman hinalikan niya sa pisngi. Pagkatapos ay kinindatan pa. Parang idinuyan sa alapaap ang babae dahil sa ginawa niya. Saka siya lumaya sa harap nun. Ganoon siya. Hindi siya umaalis sa harap ng babae na hindi yun nasisiyahan. Ang ayaw lang niya
ay ang mga babaeng ipinagsasaksakan ang sarili sa kanya sa pangalawang pagkakataon kahit ayaw na niya. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may sumalubong kaagad sa kanya. A woman in black tube top? Check. Red skirt? Check. Ito na ang hinahanap niya. Napalabi siya habang pinasandahan ng tingin ang babae. Napako ang mga mata niya sa mukha nitong mukhang inosente. Parang gusto niya madismaya. Virgin pa yata. May pobya na kasi siya sa babaeng virgin. That one time na may lumapit sa kanya na nagpretend na may experience din yun pala, ay wala pa. At pagkatapos na may mangyari sa amin, ay umiyak ba naman at panagutan daw siya? Gaga lang. Pipikutin pa siya. Buti na lang panigurado siya bago tumalon sa kama. Yun din ang turo ng papa niya tito niya. Never use a woman without protection, not unless gusto niya na mapikot ng tuluyan ng babae. Then by that time, pwede nang walang kondom para kahit mabuntis ay tuloy lang ang buhay. Tuloy nga, tuloy sa simbahan. At wala siyang balak na mangyari yun. Mas masaya sa pagiging single at sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa buhay niya ay wala pa sa kanya nagpanerbiyos man lang. Kaya alam niya na wala pa siyang mahal at duda siya kung magkakameron ba. Ano ang sabi ng mama niya? Hoy LM, kapag ikaw na karma, laking tuwa ko pa at pasasalamatan ng gusto ang babaeng magpapaluhod sa playboy na katulad mo. Mana ka talaga sa papa mo, mga lahi ng babaero. Napangiti siya nang maalala ang mama niya. Yan bang ngiti na yan eh let's go na ang ibig sabihin? Tanong ng babae na nagpabalik sa kanya sa katinuan. Inilapit niya ang bibig sa tainga ng babae. Virgin or not? Diretsyong tanong niya. Tumawa ang babae sa tanong niya. Inilapit din ang bibig sa tainga niya. Small, medium, or large? Mahalay na tanong ng babae. Hindi na berhen, tiyak niya. He smirked. XL. He last fully grinned na kinasyak ng babae. Shit, you're kidding me right? Seryosong tanong nun na parang nahintakutan. He licked his lips. I'm afraid. I'm not baby. Seryoso rin na pahayag niya. Hindi yun kaagad na nakaimik. Ang lakas ng loob magtanong. Hanggang large lang naman pala ang kaya. Okay, better find another date. Aniya at akma na yung tatalikuran ng hawakan noon ng braso niya. Wait! I'm coming with you. Nakangiti na ang babae sa kanya habang kagat-kagat ang labi. Pumamaywang siya sa kasumipol. At kanino niya nakuha ang gesture na yon? Sa Tito Mix niya. Tagapag-alaga niya kasi yun dati kapag walang trabaho o misyon. Kaya bata pa lang siya e kung ano-anong kabulistago na ang napupulot niya. Kaya lumaki na lang siya na daladala na ang mga yun hanggang sa ngayon. Then let's rock and roll! Aniya at inakbayan ng babae palabas ng restaurant. May alam akong magandang lugar. Sa Riverside sa Partel. Anong babae habang iginiya niya palapit sa kotse niya. Okay, magpapakarwash na rin ako. Habang nasa kwarto tayo, kinindutan niya ang babae na parang kinilig. Saglit siyang natigilan. You haven't answered my question yet. Tiningnan niya ang babae na nakatayo na sa may passenger side. Ang tinutukoy niya ay kung virgin ba ito o hindi na. Umiling ito. I'm well experienced. Sagot nito kaagad. Good. Aniya at sumakay na siya ng sasakyan. Nakatayo pa rin ang babae sa labas ng kotse, kaya inarkuhan niya ng kilay. Asking her, what? Aren't you going to open the door for me? Tila dismayadong tanong nito. Gusto niyang matawa, pero pinigil niya. Lumiko ang nguso niya. No. Tahasang sagot niya. Demanding? Hindi naman niya girlfriend? Hindi niya talaga yun ugali na magbukas ng pinto ng kotse para sa babaeng sumasama kagad sa kanya. Reserve ang gesture na yon para sa babaeng magpapaluhod daw sa kanya. Sabi ng mama niya, kung meron man kasi, kaso parang wala. Parang inis na sumakay ang babae sa sasakyan.
E kung hindi sumakay, di lalayasan niya. Madali lang naman siyang kausap. Kung ayaw sa kanya, di ayaw. Hindi pa siya baliw para baguhin ang nakaugalian na niya para lang mapaamo ang ibang tao o babae. His LM and is proud of himself kahit dakilang playboy ang tawag sa kanya. Para tuloy na bad trip na rin siya sa babae. Ang arte nito, sa lahat pa naman din ang ayaw niya ay yung parang daig pa ang prinsesa kung ituring ang sarili. Pero anong magagawa niya? Naroon na yun. Alangan namang tanggihan pa niya. Go na. Rock and roll on the bed. Nakatayo si Queenie sa harap ng isang poging lalaki na kaibigan ni London. Sir River? Kanina pa yun nakatingin sa mukha niya at parang ayaw nang ialis hanggang sa tumikim siya kaya napilitan na magsalita ang lalaki. Sige, personal recommendation ka ni Brad, kaya tanggap ka na. Sa gabi ka papasok ha, hanggang alas dos lang ng gabi yun. Ang sweldo mo ay 100 per hour. Okay na ba yun? Tanong ni Yun, nangintian pa siya. Pogi? Tumango siya at sumaludo pa kaya natawa na kaunti ang lalaki. Yes, sir! Ikaw lang ang tatanggap ng mga bayadong customers. Kahera ka sa maikling salita. Sambit nito. Tumango ulit siya. Opo, sir, I got it. Okay, dito ka na at aalis muna ako. Kapag recommended ni London, alam kong mapapagkatiwalaan. Saka maganda ka at wala namang kahinahinala sa kilos mo. Anito pa at dinamputang susi. Ano namang nanakawin niya roon kung sakali? Computer? Baka di pa naman lang siya nakakalayo. Iabuti na siya ng pulis. Sa bigat ng CPU at monitor. Huwag na lang magnakaw dahil mapapagod pa siya. Looks can be deceiving, sir. Simpleng sagot niya sa lalaki na tumawa pa sa sinabi niya. Well, I know that look isn't deceiving. Wika nito sa kanya at tinitigan pa muna na mukha niya bago umalis sa harap niya. Naupo siya sa silya at tiningnan ang nasa monitor ng PC. Simple lang naman pala. Input ang data ng sasakyan, amount, print, kuwala. May resibo na kaagad. Mukhang mas magaan ang trabaho ng ito kesa sa pharmaceuticals ng haliparot niyang boss na pinagbuhat siya ng toneladang kahon ng gamot. Ang impacto, naalala na naman niya. Buisit. Bakit ba hindi maalis-alis ang lalaking yun sa utak niya? First time nila magkita, daig pang naka-double adhesive tape ang pagmumukha na nakapaskil sa memorya niya. May kakaiba sa boss niya. Kahit pasaway, ay hindi ang tipo na basta lang makakalimutan kahit sa isang sulya pa lang. Kaya malamang babaero. Kasi may ganoong factor ang lalaki na hahanap-hanapin ng isang babae. Halos mapapikit si Queenie sa kinauupuan niya. Sunod-sunod kasi ang nagpapakarwash at nagkandaduling na siya sa pag-input sa PC ng plate numbers ng mga sasakyan. Pero nang matapos ang mahabang pila ay nakapag-relax siya na hindi siya makatayo para kumain at naririnig na niya ang tiyan na kumukulo. Antok na siya kahit pa alas 8 pa lang ng gabi. Her eyes automatically shut na kahit anong pilit niyang imulat ay parang may mga anghel na nakalambitin sa talukap ng mga mata niya at kinakantahan siya ng lullaby. Dahilan para mapapikit siya at mapaidlip. May tumikim pero hindi niya pinansin. Baka anghel yun sa panaginip niya kasi magandang boses, husky at malambing. Masarap iyong pakinggan. Daga! Sigaw ng boses lalaki kaya napamulagat siya at wala sa panahon na tumayo siya sa ibabaw ng silya kahit parang nahihilo siya. Daga! Nasaan? Nasaan? Tili niya at halos mapatalon siya sa ibabaw ng upuan. Tumingin siya sa lalaking sumisigaw na ang lakas ng tawa sa may likuran niya. Nakatalikod kasi siya sa lalaki habang ito ay nakatayo sa may harap ng mesa. Ikaw? Sir? Parang gulat pa niyang tanong dito. Nagkibit balikat ang maharot. Who else? Do you have any another boss who is more handsome
and hotter than me? It's only me. Nothing more, nothing less. Nanulis pa ang mapupulang nguso ng damuho at cute na naman. Ang yabang. At grabe, lakas din makapantrip ng amo niya, kulang sa manners. Sobra lang sa kalandian. Dagaraw kahit wala naman. Siguro naalala din ang kalokohan kanina, kaya nagkanda putol-putol ang takong ng sapatos niya. Takot kasi talaga siya sa daga, kasi nangangat-ngat yun. Isa pa, malamig ang paa at maitim pa. Maya-maya ay kunot noong sinipat siya nito. Faded jeans? Big hair curls? Hinimas-himas nito ang sariling baba. Bumaba siya sa silya at sinipat ang sarili. Anong problema mo na naman sir about sa buhok ko at sa jeans na suot ko? Takang tanong nito. Pati ba buhok niya at pananamit ay kailangan pansinin nito? Pakialam merong hindi hamak. Baka naman gusto nito magtrabaho sa salon at isa itong bakla talaga? Nanulis ulit ang nguso nito. Nothing. Anito at tumako mga mata sa mukha niya. I told you not to wear eyeglasses, didn't I? At ano na naman pakialam nito kung may suot siyang salamin sa mata? Wala naman siya sa opisina. Eh bakit hanggang dito? Eh pinapakialaman siya. Sir, in the first place, you're not my boss right this very moment. Ang boss ko po ay si Sir River. Kayo po, boss ko sa pharmaceutical. Paalala niya sa lalaki at ngumiti pa siya. Nagkibit-balikat ito at relax ang aura. Okay. I leave my car. Papa-car wash ako. Anito at ngumisi pa ng pagkaganda-ganda kaya pasimple siyang tumikim para kalmahin ang sarili. Guwapo kasi talaga ng sobrang maharot na boss kong ito. Nakakatunaw ang titig. Pati na ang ngiti ng lalaking ito kahit na napakapalikero. Naupo ulit siya sa silya at itinipe ang plate number ng sasakyan nito nang mahagip ng mga mata niyang isang babaeng nakahalukip-kip na parang may hinihintay. Napakaikli ng skirt na suot at konti na lang ay lalabas ng itinatago ng babae. Maganda at bata pa yun. Malamang kasama ng amo niyang babaero ang babaeng na nakaposing. Why still work here? Usisa ng amo niya. Bago pa man lang si makadot-dot sa keyboard, inikot muna nito ang mga mata sa kabuuan ng maliit na office na yun. Bumuntong hininga siya bago sumagot. Financial crisis po and family needs. Simpleng sagot niya. Yun lang naman parati ang problema ng mga mahihirap na katulad niya. Plate number sir? Anya ulit kay LM na hindi kagad sumagot kaya napangat siya ng tingin. Her boss is seriously staring at her face. Nadaig pa niya ang may uling sa mukha. Bahagyang nadagdagan ang pintig ng puso niya. Nai-stress na naman siya. Mas lalong gwapo pala ito kapag ganoon na seryoso at parang may iniisip na kung ano. LM069. Anito pero nakatingin pa rin sa kanya. Pati ba naman numero ng plaka ng kotse nito ay bastos din? 69? Pero in fairness, bongga talaga ito dahil nakapag-request ng letra ng initial na pangalan nito. Magtataka pa ba siya? Eh gano'n naman talaga mga mayayaman. Daig pa ang may sariling registration company. Itinipe niya ang plate number nito. Sa sulok ng mga mata niya ay nakikita niyang pinagmamasdan nito ang ginagawa niya at parang naiilang siya. What's your name again, babe? LM asked in her mildest tone na parang makapanindig balahibo sa lambing. Jesus Christ, Santissima de Trinidad, ano raw? Babe? Makailang beses siyang kumurap. In denial queen lang siya kung sasabihin niya na wala siyang nararamdaman na atraksyon sa boss niya. Una sa lahat, ang kagwapuhan nito ang unang rason na makakaakit sa babae at hindi siya tomboy para hindi makita ang kagwapuhan iyon pero hindi pa siya sira ulo para tuluyang gustuhin at humanga ng lubos sa maharot niyang boss. Backspace Queenie, utos niya sa sarili. Queenie Ronquillo sir, formal sa sagot niya at idiniin pa salitang sir. Dugtong kaagad niya sa presyo ng pagka-car wash. Queenie, I got that. Tumaas pa ang isang sulok ng labi nito sa pag-ulit ng pangalan niya
habang kumukuha ng pera. He handed her 1,000 peso bill. Binuksan niya ang sulong para kumuha ng sukli, pero nagsalita ito ulit. "No, no, keep the change. Pambili ng takong ng sapatos." "Queenie?" Tumaas pa ng bahagya ang mga kilay nito, kaya napalunok siya ng palihim. Nasundan pa yun ng magandang mga ngiti. No captivating smile indeed. He's such a magnet. Nakakahipnotismo ang bawat salita at kilos nito at parang natouch siya na ibibigay nito ang sukli sa kanya, pambili ng takong. "Takong lang talaga?" "It's Queenie answer." Actually, parang nabahiran ng lungkot ang mga mata niya nang maalala ang karugtong na yun ng pangalan niya na naisipan na niyang hindi gamitin simula noong nagkahiwalay sila ng kambal niya. "It suits you more." Anito, at nginitian pa siya bago ito umalis sa harap niya. Tanaw pa niyang sumalubong itong babae na naka-tube top at kagad naman ang makbay doon. Saka ibinigay ang susi sa nag-ooperate ng automatic car wash machine. Babae na naman nga nito ang kasama. Siguro, gumagamit ng proteksyon kaya walang takot na sumiping kung kani-kanino. At sa ganoong klase ng pagkatao nito, walang duda na grabing taas ng libido ng amo niya. Baka mas mataas pa sa kagwapo ang taglay nito. Mabait naman pala, di natuloy siya nakapagpasalamat sa tip na binigay sa kanya na mas malaki pa kesa sa bayad sa pagpapakarwash. Pati resibo ay iniwan na rin ng damuho, kaya itinago na lang niya sa bag niya. Nahabol pa niya ng tingin ang dalawa sa glass wall habang naglalakad. Siguro, papunta sa apartment ang mga iyon. Napailing na lang siya. Alam na niya ang gagawin ng dalawa. So ang secretary pala ni LM ang nakita niya kanina sumakay ng jeep at hinabol pa niya. Akala niya kung sino. Si Queenie pala. Well, that faded jeans made her look sexier. Ang liit ng baywang at ang laki ng balakang noon. Not minding the not so well-developed boobs. He grind. "It's okay." Dalang-dala naman ang ganda ng mukha at laki ng balakang ang kinulang sa boobs na budget. Kaya parang natulala pa siya na parang pamilyar sa kanyang dalaga. Yun pala ay ang sekretary niya. And her name is Queenie Anne. Queenie Anne. Nakatunga nga siya habang hinihintay ang babae na kasama niya na matapos maligo. Pero lumilipad pa ang utak niya. Maging si Queenie, kahit first time niya maging isang secretary, ini-apply niya lang naman lahat ng napag-aralan niya sa eskwelahan. Lahat ng files sa mesa na naiwan ng pinalitan niya ay binuklat niya kaagad ng umagang iyon. Sinadya niyang maging maagap kahit medyo kulang pa siya sa tulog. She just made sure na nag-almusal siya kasi baka mabalo siya dahil sa gutom. Puyat na nga, gutom pa. Ano na lang ba ang kalalabasan niya? Nakita niya ang lumang organizer doon at lahat ng naiwan na upcoming schedule ng boss niya ay isinulat niya sa bagong talaan. At ngayon din niya nalaman na may scheduled meeting ang maharot niyang boss. Alas 9 ang simula noon pero 5 minutes na lang ay wala pa rin ang lalaki. Malamang napuyat iyon ng babaeng kasama dahil nag-off siya ng alas 12, naroon pa rin ang kotse sa car wash. Tanga talaga, wala sa katinuan si LM. Di siya magdududa kung dalawa o tatlong buwan ay bumagsak ang kumpanya sa mga kamay noon. Hindi siya papayag. Mawawalan siya ng trabaho kapag nagkaganoon. "Miss?" Agaw attention sa kanya ng isang babae na alam niyang sekretary rin ng ibang head. Nginitian niya iyon. Kompleto na sila sa conference room. First meeting ito ni LM. "Nasaan ang boss mo? Ikaw ang bagong secretary, di ba?" Tanong niyon. Napanganga siya. "Ano? First meeting pero wala? Lagot kang maharot ka." Tumingin siya sa elevator at baka sakaling iluwal noon ang lalaki. "Pero wala." Ako nga. Ako si Queenie. Ano kasi? Di niya malaman kung paano magpapaliwanag. Ano bang sasabihin niya? Anong ipapalusot niya na kahit number ng cellphone ng boss niya, eh hindi niya alam? Basta lamang naman siya nung tinanggap sa trabaho. Ni hindi nga niya alam kung ano ba talaga ang standards na hanap nun kasi parang lahat naman ay pihadong kalokohan lang.
nakagat niya ang dulo ng ballpen na may design na pink feather. Doon muna siya hintayin sa conference. Anang babae sa kanya. Susunod ako. Kinakabang sabi niya, pero ang mga mata niya ay nasa elevator pa rin. Please, dumating ka. Pipingdasal niya. Nakita niyang lumayas ng babae sa harap niya at siya'y naiwan na naghihintay doon. Panay ang ngat-ngat niya sa dulo ng ballpen, nahawak at pinagpapawisan ng husto ang mga kamay niya. Paanong hindi siya kakabahan ay mapapahiya rin siya sigurado. Para siyang aatakihin sa puso ng makita na 20 minutes na lumipas. Pero wala pa rin si LM. Nagdesisyon na siyang maglakad papuntang conference room. Bahala na, pero siya na lang yata ang masasabi na hindi na darating ang boss niya. Pagbukas niya ng pinto ay salubong ang kilay ng mga tao roon. Galit na malamang ang mga naroroon dahil sa pagkainip na naghihintay. Where's the president CEO? Tanong kaagad ng isang may edad na lalaki sa kanya kaya halos mapatda na siya. She doesn't know this man, of course. Mukha lang itong galit. Yun ang alam niya. Ano bang sasabihin niya? Irresponsable talaga yung tagapagmana ni Romano Miguel. Hindi pwedeng yan ang mamahala sa atin. His parents should know about this mess. Kahit na babaero ang ama niya, hindi iyon kahit kailan na late sa meeting. Wika ng isa na mas lalo niyang ikinataranta. Pahamak ang boss niya. Naiwan siya ngayon sa gitna ng mga nagngangalit na bato at siya ang maumpugan dahil siya naman ang naroroon. Sorry po, it's my fault. Aniya na ikinatingin sa kanya ng lahat. Diyos ko, patnubayan siya ng Diyos sa gagawin niyang pagsisinungaling. Hindi pwedeng mapahamak ang boss niya dahil sa kagaguhan nun. Hindi yun pwede dahil malaking gulo lalo iyon. Kapag lumaya sa mga oras na iyon ang mga nasa loob ng conference room dahil kay LM, tiyak na wala na. Mas mainam na magmukha siyang may kasalanan para maghintay pa mga iyon sa boss nilang lahat. Bago po kasi ako. Hindi ko po na-inform si boss na may meeting po ngayon. Pasensya na po. Ngayon ko lang po kasi nakita sa record. Aniya at bahagyang yumuko. Kapal lang na mukha niya magsalita sa board, pero ano bang magagawa niya? Kapag napalitan ang bagong upcoming president, pati siya madadamay. Baka palitan na siya ng ibang secretary. Hindi pwede yun. Hindi siya pwede mawala ng trabaho. Kaya sasaluhin na lamang niya ang sisi kahit hindi naman siya ang totoong may kasalanan. Kahit na imposible na mawala si LM sa pwesto, ano bang malay niya? Siya na lang dapat ang kagalitan. Baliwala na naman yun sa kanya pagkatapos. Wala namang mawawala sa kanya kahit laitin siya ng mga taong naroroon ngayon sa harap niya. Masakit sa una, pero kaya naman niya yun. What? That wasn't an excuse. Kibaguhan ka o hindi, you can call him. What's the use of having phones nowadays? Galit na singhal ng lalaking nagsabing walang pag-asa si LM. Mukha ngang wala nga iyong pag-asa, pero tama bang sabihin yun sa harapan ng karamihan? Pwede naman yun na sarlini na lang at iparating sa magulang ng lihim. Di ko ho kasi nakuha ang number niya. Sorry po. Tapat, nasabi niya. Estupida! Mura ng lalaki sa kanya, kaya lumaki ang mga mata niya. Kailanman ay wala pa sa kanya nagsasalita ng ganoon at malamang kung hindi niya lang mahal ang trabaho niya ay baka batuhin niya ang may edad na lalaki ng organizer na hawak niya. What will happen to this company if the future president is a real pain in the ass and the secretary is stupid? Baka isa ka rin sa mga secretary niya na nagpadala sa kagwapuhan ni LM kaya natanga ka at hindi mo nakuha ni unang numero ng phone niya. It's your obligation and your duty to have it. What? Mesmerized by his cursed charm? This is a big waste of time. Once the former president gets to know about this, I'll request him to fire you. The company doesn't need a beautiful secretary. The secretary must be attentive, intelligent, and competent, not foolish and useless. Matigas, nasabi ng lalaki sa kanya.
Diyos ko, ganun ba talaga mayayaman na tao sa mundo? Walang keme magsalita kahit nakakapanakit ng damdamin ng iba? Wala man lang nakaimik sa mga iyon at si Yaman ay parang tinakbuhan ng kaluluwa niya dahil sa mga sinabi ng lalaki. Knowing how the board is capable of terminating the CEO as well as the secretary, ano ba ang kaya niyang sabihin at gawin? Baka pitikin lang siya ng board at lipad kaagad siya kung saang lupalap ng mundo o kaya pulutin siya sa kangkungan. Buti si LM mayaman. Kahit hindi iyon magtrabaho ay kakain ng sobra pa sa 3 beses sa bawat araw habang buhay. Eh siya na 3 kahig isang tuka? Paano? Nangilid ang luha niya pero hindi niya hahayaan na pumatak yun. I'm sorry po. Tanging sabi na lamang niya, "Get out!" Singhal pa rin noon kaya mabilis siyang lumabas at doon nayakap na mahigpit ang kip-kip niyang talaan. Saka na rin pumatak ang mga luha niya dahil sa pagpapahamak sa kanya. Dignidad na lang niya bilang tao meron siya. Pati ba yun kukunin pa ng iba? Lugmok na nga siya sa putik. May nang insulto pa rin sa kanya. Malala ay tawagin siyang tanga, boba o estupida dahil sa pagsalo niya sa isang kasalanan na hindi naman siya gumawa. She's a very sensitive person. Hindi niya dapat maging ugali iyon sa trabaho pero mahirap pala. Pasipul-sipul pa si LM habang nakapumulsa nang pumasok sa building. Mag-aalas 11 na ng tanghali. He's about to enter his private elevator when his Tito Carl grabbed his arm. Where have you been, LM? Seryoso ang tanong ng tito niya sa kanya. Carl is actually just a second cousin sa mga De Leon. Otomatikong napatigil siya sa pagsipol at nagseryoso rin. Kapag ganoon ang tono, ay may problemang alam niya. Tumayo pa siya na mas lalo ng tuwid. Why? Do we have problem here? Galing ako sa laboratory. Nagtimpla ng gamot. Seryoso rin. Natugon niya. Hindi mo talaga alam na may meeting ka ngayon? Tanong nun sa kanya kaya napaisip siya. Makakalimutin siya sa mga pangalan ng babae, pero hindi sa meetings niya. Pwera na lang kung nasa lab siya at nalilibang sa paghahalo ng iba't ibang chemicals. Doon lang nawawala sa isip niyang lahat. Very hands-on kasi siya pagdating sa production ng mga gamot ng kumpanya at kapag siya ang gumagawa ay nakafocus siya. Not just 99%, 100% ang focus niya dahil hindi siya pwede magkamali. Although, paminsan ay talagang nasa kandungan lang siya ng babae kaya nakakalimutan niya ang mga minor meetings. Well, the truth, ayaw niya kasing maging president ng kumpanya. Mas gusto niya maging chemist sa laboratory at ilabas ang talent niya pero mapilit ang papa niya. Isa pa, ano bang choice niya? Eh hindi naman rin niya nakakambal niya ang pharmaceuticals. Kaya sino ang magbamana kung hindi siya? Nag-adjust pa siya pero alam niyang hindi naman yun babagsak sa 5 hanggang 10 absent niya sa meeting. Basta tuloy ang production. Walang lugihan. Kaya lang, ang ibang board ay masyadong takot na tila ba walang tiwala sa kanya. Lagi siyang ikinukumpara ng mga tao roon sa ama niya. He just takes it for granted but because he's afraid to see the company falling down too soon. He's just pretending that he's good. Kunwari na lang ay bumabagsak ang kumpanya dahil sa pagiging babaero niya at pabaya pero ang totoo, takot siya sa posisyon niya dahil malaki ang expectation sa isang anak ng Romano. I forgot it. Aniya, nang maalala na meron nga siyang meeting. Tumangutang mo si Carl. Well, sinaluka ng bago mong secretary. She took a full courage to speak to the board na nakalimutan ka niyang i-inform at hindi ka niya natawagan dahil nakalimutan niyang hingin ang contact number mo. Anito sa kanya. Bumuntong hininga siya parang nahuhulaan na niya ang nangyari. Knowing those foul-mouthed people, does he even have to guess? What did the board say? Salubong ang kilay, natanong niya. She was blamed. I saw her crying on her desk. Pinapagalitan nga siya ni Mr. Diaz. Naaawa nga ako kasi mukha namang mabait. Alam mo naman magsalita ang head ng board na yun. Daig pa ang blade
ng samurai kung rumatsyad ang bunganga. Sumbong nun sa kanya. Dumilim ang mukha niya. Anong sabi? Hindi agad nagsalita ang tito niya. Parang bigla ay gusto magsisi na sinabi pa sa kanya ang lahat. I hate to repeat myself, tito. You badly know that. Pananakot niya sa tiyuhin. Bumuga pa iyon ng hangin bago nagsalita. Hayun, tinawag na bobo at tanga. Nagpapadala raw sa karisma mo. Ere-report daw sa papa mo at ipatatanggal sa trabaho. Tumango siya at nanulis ang labi. Okay then, I'll fire him first. Ika niya at walang paalam na nilayasan ng tiyuhin. His eyes started to burn flame. Kahit pa makarating sa papa niya, ay wala siyang pakialam. Takot lang siya kapag kliyente ang nagre-reklamo. Pero kapag nasa loob ng building niya, ay hindi. At malilintikan sa kanya ang kahit na sino magsalita ng hindi maganda sa mga empleyadong personal niyang tinanggap. Ngayon, uunahin na niyang pasikatin ang Diaz na yon higit kanino man. Matagal na rin siyang nagtitimpi sa mata ng gago na yon, na feeling president ang datingan. When his father isn't around, Diaz is talking dirty behind his father's back. Kapag nariyan ang ama niya, todo ngisi ang walang ya. Alam niyang buwisit iyon sa kanya mula pa noon. Wala naman siyang ginagawang masama. He's doing his best. Best? Kahit siya ay parang napangiwi sa sariling naisip. Kahit sarili niya ay parang hindi siya sinang-ayunan sa bagay na iyon. Kahit na hindi siya matinong boss, wala pa rin iyong karapatan na tangahin ang sekretary niya o sino man na under niya dahil niminsan ay hindi naman siya nagtanga ng tao. Salubong ang kilay ni LM nang lumabas siya mula sa elevator. Walang nangahas na bumati sa kanya dahil sa isang buwan na pamamalagi niya sa kumpanya ay tila nakabisa na ng empleyado niya ang aura niya. At bagay na ganitong salubong ang kilay niya ay walang pwedeng bumati sa kanya dahil baka masigawan niya. Kung anong pagkahaliparot niya kapag malamig ang ulo niya ay ganoon na makabaliktaran kapag tinamaan siya ng inis. Magbabasag siya kapag gusto niya at manununtok siya kapag hindi siya nakapagpigil. Tumapat siya sa pinto ng opisina ni Diaz at napatingin pa ang ibang empleyada niyang dumaraan. Mainit ang ulo ni Boss Playboy. Narinig niyang bulong ng isang babae, sabay hila sa kasama at patakbong dumaan sa likod niya. Nang hindi na siya nakatiis, sinipa niya ang walang hiyang pintuan. Pakialam niya kung masira yun. Baka kapag hindi siya makatiis, ay nguso ni Diaz ang gawin niyang lock noon. Napatingin sa kanya si Mr. Diaz habang hawak ang telepono. Nasa may mesa ito nakaupo. Ayaw niyang mawala ng galang pero hindi niya gusto ang mga ganoong salita na tanga, boba, o kung ano pa man na makakapanghamak sa pagkatao ng isang tao lalo pa kung babae. Malandi siya, aminado siya pero kapag ayaw niya sa babae, wala siyang sinasabing masamang komento dito. He just simply says no, ayoko, leave, I don't like you. He doesn't follow those words with subordinating details like kasi pangit ka, kasi bobo ka, or whatever that fucking reason is. Ibaba mo ang phone mo, now! Kalmado, pero mariin niyang utos sa lalaki na nagsalubong din kaagad ang kilay. Kakasayata ito. Dumako ang mga mata niya sa mamahaling vase na nakadisplay sa office nito na sa pagkakaalam niya ay imported pagaling China at binili sa auction ng emperador. Hinawakan niya yun at walang kaabog-abog na itinulak. Basag ang milyong vase. Pakialam niya, baka pati mukha ni Diaz e basagin niya rin. Nakita niyang napatayo ang lalaki at naikuyom ang kamao. Wala kang ugali talaga! Singhal ng lalaki sa kanya. Nag-igting ang panga niya sa inis. Ikaw ba meron? You don't have the right to insult my secretary in front of my other employees. Because whether you accept it or not, I own this whole company and that includes your seat. So fuck your ass now and stop complaining or denouncing your damn complaints to my father. Gigil na asik niya sa lalaki. Matagal na siyang busit sa Diaz nito, nakaharap niya.
Dati pa lang noong kagagraduate pa lang niya, ay wala na itong masabing maganda tungkol sa kanya sa harap ng mama niya. Namumuro na sa kanyang lalaking ito. Halata kasing inggit sa kanya. Palibhasa, ay walang sawang ipinag-aalukan ng apo na babae na ipaasawa sa kanya. Matagal na niyang gustong palayasin ng lalaki. Kaya lang, hindi niya magawa dahil kahit paano, mahiya naman siya sa papa niya na personal na nag-hire sa lalaki at sa kumpanya na tumanda. At wala siyang karapatan na palayasin ng lalaki. Pero sa edad na nitong 55 pa lang, parang nag-uulyanin na yata. Baka si Pai na talaga niya palabas ng kumpanya. Your secretary is stupid! Ganti nito sa kanya. Relationship goal, CEO? Pati ba pipitsugin mong secretary? Eh pumapatol ka? Nang uuyam ng ngiti ang pinakawalan yon sa kanya. Mind your own shit! No one dares insult the people who I personally accepted in this company. And that includes a janitor or an elevator girl. Now, get your fucking face out of my sight before I make any legal action to force the board and impeach you. That's more disgusting, Diaz. Rather than being kicked out of my company because of your unethical behavior. You're old, but I guess you never got a chance to learn by the law of my company. Lalong tumalim ang mga mata niyang nakatunghay sa mukha ng kausap na parang bulkan na sasabog sa galit. LM turned his back. Leave now and bring with your cheap vase. He's calm but still arrogant. He shook his head and tried to calm himself. Huminga siya ng malalim habang naglalakad papasok sa executive department. Mas kalmado na siya kasi nailabas na niya ang inis. Nakita kaagad ng mga mata niya si Queenie na may sinasalansan sa shelf. Nakatalikod ang dalaga sa kanya kaya kitang-kita na naman niya ang pinagigilan niyang puwet nito. Back to the old habits, LM. Hi, pretty secretary. Biro niya sa dalagang nakatalikod na kaagad na napapihit. Ikaw, sir? Singhal nito sa kanya na nakaagaw ng atensyon ng lahat kaya bahagyang tumigil. Tumaas ang kilay niya at kumamot sa ulo. In my office, honey. Anyan lang at nilayasan ng dalaga pero ramdam niyang mabilis na sumunod sa kanya. Diretso siya sa silyat na upo na nakasandal doon habang sinisipat ang kabuuan ng maganda niyang secretary. Wala pa ito sa proper uniform. Nakabistida lang suot ang salamin na di niya alam kung may grado. Humawak siya sa armrest. Mukhang mahaba-habang sermunan ito. Fasten your seatbelt, LM. Hindi niya ugaling makipagbangayan, lalo kung hindi naman siya bad trip. Mana siya sa Tito Migs niya at ngayon ay mukhang si secretary ang boss at hindi niya alam kung bakit parang hindi na ito takot sa kanya, samantalang noong interview ay ramdam niya ang tensyon at kaba. Remove that eyeglasses first. Utos niya at sumunod naman ito. Maganda talaga. Bakit late ka na naman po, sir? Nasabon po tuloy ako. Hindi ko alam kung paano ko po ipapaliwanag ang sarili ko ron kanina. Sa uulitin na malilate ka pa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Actually, hindi ka late eh. Wala na hong inabutan pa. Ako ang namura at ako ang nasabihang bobo. Sir naman po, magtino naman kayo. Kung ayaw niyo po sa trabaho niyo, ako mahal ko pong trabaho ko. Ayoko po masisanti, sir. Please naman, hindi po kakain ng pamilya ko. Kulang na lang, pumiksi ito sa harap niya pero formal pa rin. Ang hindi lang ay ang pananalita na tila nakalimutan niya tambos siya. But it's okay, no harm. Walang kaso yun sa kanya. Hindi siya stricto, lalo pat ang ipinaglalaban naman nito ay ang tungkol sa trabaho para sa pamilya. Bibihira kasi sa mga babaeng nasa alta sosyedad ang ganitong may pagpapahalaga sa pamilya at may concern sa magulang. Nakakabilib lang. That's all. He just remained staring at her. Hindi nito alam ay nasisante na niya si Diaz bago pa ito matanggal sa trabaho. Is it amazing? He became a secret hero. Malakas ang loob ni Queenie na pagsalita ng boss niya dahil alam niya na sa kabila ng mga katarantaduhan ito at pasigaw-sigaw noong araw ng interview ay cool ito. Cool para sa kanya ang boss na nagsusumiksik
sa ilalim ng mesa at tumago sa likod niya na makita si Doña Divina. May kaba siya, pero hindi dahil sa takot, dahil sa mga titig nito at kagwapuhan. "Anything more, Lady Boss?" Biro pa nito sa kanya, sabay tawa. Buisit lang talaga, wala malang reaksyon sa sinabi niya. Tuwa pang nasermonan, pero gumaan ang loob niya na masabi niya rito ang inis niya. "Ewan ko po sa inyo, sir." Napapailing na sagot niya at ibinaling ang mata sa sahig. Bumugas siya ng hangin. Para itong bata pag pinapagalitan. Pasok sa isang tainga, labas sa kabila, at bukas ay uulitin na naman ang kasalanan. "If you have nothing to say, go to the company's tailoring, just beside this building. Iparash mo ang uniform mo at gusto ko ka mabukas ay tapos na. Charge to the company." Utos nito sa kanya kaya tumango na lang siya. At least, sigurado siyang kanya pa rin ang posisyon dahil mag-uniform na siya. Tumalikod na siya nang muli ito magsalita. "Skirt not too long. Half of your thighs will do." Anito pa kaya nangunot ang noon niya. "Bakit naman po sir pati uniform kipapakalaman niyo pa?" Naghihimagsik na tanong niya. Anyak talaga. "Do it or you're fired." Tanong nito na seryoso mukha, naniningkit ang berdeng mga mata. "Sabi ko nga po, maikli dapat ang skirt ko." Anya at tuluyan na itong tinalikuran kahit narinig pa niya ang mga mahinang tawa nito. Grabe lang, mabait naman nga sana. Ubod naman ang manyak. Pati siya ay parang pinagtitripan pa nito at kung hindi lang sayang ang 35,000 monthly plus OT, magre-resign na lang sana siya. Lalo na't ubod naman ang pasaway ang boss. LM picked up the phone and dialed Luxury Tower Mall's landline number. He'll order a shoe for her. Tansya naman niya ang sukat ng paa nito. Saka bayad na rin sa pagsambot nito sa kanya. Di naman alam na naiganti na niya at wala rin siyang balak sabihin dahil kahit sino man ang nasa katayuan nito kanina ay pagtatanggol din niya. And maybe a pair of shoes will give her a little gratitude. Isa pa ay napansin niya na yung sapatos pa rin niya na pinutulan niya ng takong. Ang suot nito, malamang ay nagtitipid pa roon sa binigay niyang tip kaya hindi pa nakakabili. Siya na lang ang bibili para hindi mabawasan ang pera ni Queenie. Baka may padala pa nga nito sa mga magulang ang pera at isang bagay yun na iniisip niya kaya inunahan na niya si Diaz na paalisin sa pwesto. Sabi kasi ni Queenie ay may financial crisis kaya nagtatrabaho ito ng dalawa. Naaawa siya kaya di niya lubos may isip kung matatagalan ito sa isa pang trabaho. Buti na lang naging maagap siya. Kung hindi ay konsensya pa niya kung tuluyan itong mawalan. Total, siya naman talaga may kasalanan at sinalusian ito. Amen, LM. Mapupunta ka sa totoong langit. Kahit lagi kang nasa langit sa lupa. Bungis-ngis na naman siya. He opened his laptop and a woman's picture showed as her wallpaper. Napangisi lalo siya. Litrato iyon ng babaeng naka one-night stand niya sa Hawaii Beach kailan lang. He just adored that woman. It's time to work. Pahinga muna sa pambababae. Oops! Hindi naman siya ng bababae. Siya ang hinahabol ng mga kababaihan. Magkaiba ang dalawang bagay na iyon. LM doesn't chase a woman. Women chase him. Pinagbibigyan lamang niya ang mga iyon sa kagustuhan. Sino ba naman siya para magnamot ng biyaya? Isa siyang malaking biyaya. Ang kagwapuhan niya at galing sa kama kaya naman hindi niya pinagdadamot iyon para naman may maganda siyang nagagawa kawanggawa. LM ignored the ask in front of his face and removed it. Parang hindi na kayang tiisin ni Queen ang antok niya. Kanina pa siya dumudot-dot sa computer pero pumipikit na siya. Baka naman pwede siyang umidlip. Di na yata kakayanin ang trabaho sa umaga. Trabaho pa sa gabi. Pero kailangan niya yun. Dalawa pang gabi ng trabaho sa car wash ay makakabayad na siya sa renta sa may-ari ng inuupahan niya. Ay, Diyos ko po. Kailan ba ako yayaman? Naisandal niya ang ulo sa sandala ng upuan nang bumukas ang pinto ng office ni LM kaya napaayos siya ng upo. I'm going out. Anito sa kanya at magmamadaling isinara ang pinto. Na naman po, sir? Laglag ang panga niya
at para bang ang antok niya'y kasama na nitong lalayas. Aba, kadarating pa lang nito, hindi pa nga yata ito nakakaisang oras sa opisina, ay aalis na naman. Oh, stop questioning me. Besides, wala na yata akong schedule today. Saglit itong tumigil sa harap ng mesa niya pero mabilis rin na kumilos papaalis. Hep, hep, hep! Pigil niya sa amo na saglit na tumigil na naman sa paglalakad at pumihit paharap sa kanya. What? Nakaarko ang mga kilay nito na tila ba parang atat na makalayas. Baka may kakatagpuin na naman itong babae. Diyos mayo, walang sawa ang haliparot na boss niya talaga. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis niyang tiningnan ang talaan niya na nakadikit sa dingding na nasa tabi ng computer. Nangunot ang noo ni LM. What's that? Tanong nito at nakatingin sa papel na nakapaskil niya sa pader. Ito po sir ang bagong organizer ko. Everyday, magsusulat ako dito para sa oras na lalabas kayo ng office niyo. Nasa pinto pa lang kayo, ihaharangan ko na kaagad kayo. I'll check first your schedule. Mahirap na pong bumagsak ang kumpanya dahil sa kahumalingan niyo sa... Napatigil siya nang biglang nanulis ang uso nito at naningkit ang mga mata. Inayos niyang salamin na suot. Kahumalingan niyo sa babae. Kabisihan niyo pala sir, I mean. Gusto ko pang mabuhay so I have to watch your actions. Paliwanag niya rito. Oh come on Queenie Anne, you're not my mama. Parang nabuburyong nasabi nito sa kanya, tumalikod na naman kaya nataranta siya. Sir! Papihit-pihit siya sa upuan at kaagad nainis sa isang lista niya sa schedule. Sir! Sigaw niya. Darating po si papa niyo, alas tres! Ang lakas-lakas ng boses niya at wala siyang pakialam kahit nakatingin sa kanyang ibang naroroon. I'll be back before he comes, baby. Sambit nito habang naglalakad papalayo. Lumingon pa ang magaling niyang amo. At tinaasan baba na naman siya ng kilay kasabay ang playboy smile. Napatulala siya. Baby na naman daw. Ipinarin pa nito iyon sa lahat. Pasimple niyang inihulog ang ballpen na mapansin na nakatingin pa rin sa kanyang lahat. Ay, nahulog! Ani at unti-unting lumubog sa kinauupuan para lang makapagtago sa kahihiyan. Mapapachismis pa yata siya nang wala sa oras sa amo niyang babaero. Wisit naman kasi dahil kung ano-ano na namang lumalabas sa mabuladas na bibig para iyong sinto-sinto. Malamang kung hindi lang matigas ang paninindigan niya ay baka nagkandarapan na rin siyang magpapansin sa boss niyang yun. Maharot kasi at mapangakit na tunay si LM. Sa mga titig pa lang nun ay parang sinasabi na kagad na hubad na bilis. Ano kaya ang ama kung ganon din? Alam niya kasi na controversial ang ama ni LM nung hindi pa nakakapag-asawa. Pero nang maikasal naman ay tahimik ng mundo at sa mga nakikita niya sa pahayagan na mukhang masaya naman ang asawa noon. Baka tumino naman iyon. Baka ang mama ni LM ang katapat ni Romano Miguel. Pero hindi ba ang sabi ay bad habit is so damn hard to die? Posible nga kayang totoo? Pwedeng magbago ang isang lalaking babaero kapag nakakilala ng isang babae na mamahalin? Nagkibit balikat siya sa ilalim ng mesa. Ewan, hindi niya alam kasi hindi naman siya babaero. Lalakero pala. At maniwala siya kung lumuhod pa ang isang tulad ni LM si isang babae. At sana masaksihan niyo ng dalawang mga mata niya para naman kahit papano ay maging proud siya sa boss niyang parang suyod na dumadala ng mga babae kung saan saan na lang. Kahit hindi kakilala. Miss Queenie? Anang boses sa may mesa niya kaya napangat siya bigla. Ouch! Nasapo niya ang ulo na nauntog sa mesa. Buisit. Kahit siya ay pawala-wala na rin sa katinuan ng isip niya. Ano po yon? Tanong niya sa lalaki na mukhang ahente ng funeraria sa attire. Nakakurbata iyon habang suot ang polong pang elementary ang tabas at may salamin sa mata. May bit-bit na paper bag ang lalaki. Hindi po ako kukuha ng kabaong. Bata pa po ako kuya. Aniya kaagad sa lalaki na natawa na mahina dahil sa sinabi niya. Hindi ako ahente ng kabaong miss. Ikaw ba ang sekretary ni LM? Tanong niyon sa kanya. Opo, bakit po? Tanong din niya. Kukurap-kurap siya sa lalaki. Nag-iisip siya dahil baka bomba ang laman ng lecheng dala nitong paper bag. Inilipag nun ang paper bag sa ibabaw ng mesa niya.
may logo roon ng isang tower na korteng T na napapagitnaan ng letrang L at M. Ano yun? From Luxury Tower Mall. Sapatos ito, miss. Wika nito sa kanya. Nalaki ang mga mata niya. Galing sa Tower Mall? Diyos mio, kanina po galing? Baka ang isang buwan ng sahod niya ay kulang pa sa pambayad ng sapatos galing sa mall na yun. Alam niyang doon nakakabili ng mga imported na sapatos galing sa ibang bansa. Kaya ang mga artista ay di na dumarayo sa France o kung saan pa para makabili. Direct supplier ang mall na yun ng mga branded shoes. At alam niyang pag-aari iyon ng mga Miguel. Isinulong niya pabalik ang paper bag. Hindi po ako nasisira ng ulo, kuya, para bumili ng sapatos doon. Baka po sa ibang sekretary yan, at kung ang dating sekretary po ang umorder, wala na po siya kahapon pa at nag-flight na. Aniya, at ngumiti pa ng pilit. Isinulong yun ulit ng lalaki pabalik sa kanya. It's for you and it's for free. Courtesy of LM. Pakifit na lang, miss, para ma-check kung kasha. Ngumiti rin iyon sa kanya. Courtesy of LM? Binilhan siya ng sapatos ng boss niya? Sinasamantala ba noon ang pagiging Miguel para makapag-shopping ng libre sa mall? Aba, malulugi lahat ng kumpanyang pag-aari ng mga Miguel kung ganoon ang asta ng boss niya. Tumingin siya sa paa niya habang suot ang sapatos na walang takong. Pwede pa naman ang sapatos niya. Di naman halata na pinutol ang heels noon. Gustuhin man niyang tanggapin ang bigay ni LM. Parang hindi tama, lalo pat at parang ginamit noon ang kapangyarihan ng pagiging Miguel para makabili siya ng ganoon. Hindi naman siya nanghihingi at hindi naman siya kiljoy, kaya siya tumatanggi. Marunong naman siya mahiya, kahit na mahirap siya, at kahit sabihin na sa loob niya ay gusto niyang sapatos, hindi pa rin niya iyon basta-basta matatanggap. Magkano po yan? Tanong niya sa lalaki, na naghihintay pa rin. Saglit na nag-isip yun. Louis Vuitton red stiletto shoes? I think, more or less, $10,000. Ano yun? Ano? Gilalas? Natanong niya. Nasapon niya ang dibdib sa pagkabiglat ng laki ang mga mata niya. Mamamatay siya sa atake sa puso. Alam kaagad niya na ang 10,000 times 55 pesos ang palitan ng dollar is equals to 550,000 pesos. Napaupo siya at dinampot ang baso ng distilled water sa mesa niya saka uminom. Papatayin ba siya ni LM sa pagkabigla? Kahit yata buong buhay niya siya magtrabaho, ay hindi niya mababayaran ang pares ng sapatos na yun. Nakakagimbal ang presyo. House and lot na yun sa probinsya nila. Parang sa amo niya, eh baka barya lang ang halaga ng sapatos na yun. Akala mo kung makapagbigay, tumatay lang ng salapi. Namuo ang pawis niya sa noo. Iuwi mo na po yan, kuya. Hindi ko po matatanggap yan. Aniya, nasaan ang kapal na mukha niya? Na sekretary lang siya ay dinaigpan niya ang chief executive ng kumpanya sa mahal ng sapatos niya. At bakit pati pula? Malamang, katerno ng uniform niyang pula ang pangitaas at itim na skirt. Buisit, mababalo siya ng tuluyan sa ugali ng amo niyang babaero. Kaya pala yung tip daw kagabi pang pakarwash ay pambili lang daw ng takong. Sira ulo talaga. Sino namang tao ang makakabili ng takong pero walang sapatos? Hindi ko po yan pwedeng ibalik, miss. Baka magwala si Sir LM sa mall. Mahirap na po. Wika nito at umiling pa. Nanggapin mo na, miss, kasi baka mawalan po ako ng trabaho. Sa kanya mo na lang po ibalik kung gusto mo. Sabi pa ng lalaki at may inilabas na resibo at ballpen. Pakisign sa receive. Parang awa mo na. Pakiusap niyo na bahagya pang lumamlam ang mga mata. Grabe. Takot ang lahat sa boss niya. Bakit siya hindi nakakaramdam ng takot sa lalaki na yun? Takot siya sa kagwapuhan, oo. Pero takot sa ugali? Hindi. Palibhasa ay hindi nakita ng mga ito ang side ng pagkaisip bata ng boss nila. Kaya siguro ganoon ang mga pagkanerbiyos sa mga empleyado. Hindi alam ng mga ito na pinagkakasya noon ang sarili sa ilalim ng mesa para makapagtago. Pero ano bang magagawa niya? Inabot na rin niya ang resibo at ang ballpen para pumirma. Siya na lang ang magsasauli noon kay LM. Ibigay na lang siguro noon sa ibang babae ang sapatos. Saka hindi bagay na ang sapatos na kalahating milyon ang halaga. Baka mamaya ay sapatos ang holdapin sa kanya at ultimo mga binti niya ay dalahin pa. Dalawa na nga lang ay mawawala pa. Ineko, nakapangalumbaba siya pagkatalikod ng lalaki.
tinitigan niyang paper bag at hindi pa rin siya makapaniwala na ang laman noon ay ganoon kamahal. Pwede na siyang holdapin noon kung sakali at hingin ang sapatos niya. Malalagay pa siya sa peligro dahil doon sa halaga ng sapatos na pakonsuelo sa kanya. Hindi naman sa ma-pride siya pero wala namang dahilan para bigyan siya ng ganoon ni LM. Di rin naman pwede na may gusto yun sa kanya. Kasi ang gaganda namang sobra ng mga nakikita niyang babaeng kasakasama ng damuhon na yun. Baka minsan ay topakin lang talaga at namimigay basta ng kung ano maisipan. Palibhasa ubod ang yaman kaya walang pakialam sa pera ang lalaki. Sa isang banda ay mabait talaga yun kung iisipin pero hindi naman siya ganoon kagarapal na nilalang para tumanggap na lang ng kahit na nakakalula na ang halaga. Bilang ni Queenie ang mga sandali haba naghihintay na dumating ang boss niya. Mag-aalas stress na pero wala pa rin ang damuhong maharot na yun. Kating-kati na siyang isauli ang sapatos na parang hindi pa man lang niya naiisuot ay nilalagnat na siya sa taas ng presyo. Napatayo siya ng marinig na may tumunog na elevator. Kaagad na humaba ang leg niya sa pagtanaw kung sinong iluluwal niyon. Si Sir! Gumuhit ang kaba sa dibdib niya pagkakita sa gulo-gulo nitong buhok at hindi niya alam kung bakit. Pero bakit parang mas lalo itong pumogi kapag ganoon na hindi masyadong formal ang dating ng amo niya? Nakasunglass pa rin ang lalaki kahit nasa loob na ng building at ang damit ay kandahugot na sa slacks. Mali-mali ang pagkakabotones ng damit ni LM. Halatang galing na naman sa babae ang lalaking ito. Hindi kaya matuyuan na ng similya ang boss niya sa sobrang landi. May babae kagabi, may babae kanina, may babae pa kani-kanina lang at baka may babae na naman mamaya. 3 times a day? Kung tumira ng babae ang boss niya. Sus, Ginoo. Grabe ang kamandag ng impakto. He's so cool while walking. Parang model na naglalakad sa stage at nagpa-fashion show. Parang iminomodel ang suot ng mamahaling long sleeve, slacks at sapatos. Tila walang pakialam kung hugot-hugot man ang laylayan ng damit nito sa pagkakatak-in. Bagay naman dito yun kung tutuusin. Rag, bossing ang dating nito. He's more fashionista and not old-fashioned. I told you, babalik ako bago dumating si Papa. Believe ka na may virgin secretary? Ngumisi na naman ang damuho na ikinapula ng pisngi niya dahil sa pagtawag na naman sa kanya nito ng virgin. Kailangan ba nitong ipagduldulan talaga sa mukha niya na wala pa siyang experience? Na para bang sa mga patutsyada nito ay parang iniinsulto pa siya dahil virgin siya? Bastos lang din talaga. Kanino ba nagmanang isang to at parang lahat yata nakabulastugan, kahanginan, kabastusan at kamanyakan ay sinalo ng lahat pati ang para sa ibang tao na inagaw pa. Kaya umaapaw na sa pagkatao nito ang mga ugaling yun at hindi na magawang maitago pa. Well, sa isang sulok ng pagkatao ay mabait at hindi naman ito kuripot. May isang salita din. Kasi nung pangakuan siyang ihahire bilang secretary, eh biglang tinanggap naman siya. Kanina, sabi ay babalik bago mag-alas tres, nandito na naman nga ngayon. Good! Anya sa isip. Pwede po ba tayo mag-usap, sir? Seryosong tanong niya. Nalayasan siya nito tuloy-tuloy sa pinto ng sariling opisina. Remove that eyeglasses again before you enter my office. Paalala na naman ito kaya mabilis nang tinanggal iyon at dinampot ang paper bag ng sapatos. Sumunod kagad siya papasok. Sesermonan mo na naman ang boss mo? Tanong nito at tinanggal ang sunglass saka isinalya sa mesa nang walang kaingat-ingat. Hay, ang boss ko talaga. Paano kung masira yung sunglass? Alam niyang hindi biro ang halaga nun pero ang lalaki ay parang walang pakialam sa mga bagay-bagay. At ano nga ba naman pakialam niya eh hindi naman siyang bumili ng bagay na yun. Ang concern niya ay ang Elvis shoes na bitbit niya. Naupo iyon sa silya at tiningnan na naman siya. Inilapag niya sa mesa nito ang sapatos. Dumako ang mga mata roon ni LM. Walang duda na napakatayog nito. Dalhin ba naman ang Elvis sa sarili nitong mall? The shoes arrived. Did you like it? Nakabungisngis na tanong nito. Umiling siya kaya nagsalubong ang mga kilay nito at napalis ang ngiti. Of all the things I don't like is when somebody says no to.
Simula nito sa parang inis na tono, kaya pinigil niya sa pamamagitan ng pagtaas niya ng isang kamay. Hep! Ako muna po, sir. Una po sa lahat. Salamat po. Pero hindi ko po matatanggap ito kahit pa magalit kayo. Sobrang mahal po kasi, sir. At hindi ko po mababayaran ito. Nagtatrabaho po ako para sa pamilya ko. And if it's just so happened that you miscalculated the price of these Elbe shoes, I guess I have to remind you that this costs 550,000 pesos. Paliwanag niya na kinataas ang balikat nito. And so? Parang baliwalang tanong nito. Ibibigay ba talaga nito sa kanyang sapatos na ganoong kamahal? Sira na yata talaga ang ulo ni LM. Anong and so? Tanong din niya. What's the point? I didn't miscalculate it. I knew the price and so what's the point? Relax pa rin ito, pero seryoso ang tabas na mukha. And so the point is, I don't deserve it. Tanging sagot niya. Lumabi ang binata sa pagkarinig sa kanya. And who deserves it? The trash bin? Anito kaya napatitig siya sa mga mata ng kausap. His eyes squinted. Isusuot mo ba? O ipa-fire kita? Formal na tanong nito. Naikinapako niya sa kinatatayuan. Napatingin siya sa bag. Hindi talaga kaya ng prinsipyo niya ang ganoon. Baka na lang kung ano sabihin nito sa kanya kapag kinuha niya yun. Ang mas malala ay sabihin nito na mapagsamantala siya. Gusto niya magkapera at makabili ng gamit sa sarili niyang paraan. Pagdating ng tamang panahon na may ipon na siya. Hindi yung ibibigay ng boss niya kahit wala pa man lang siyang trabaho na sisimulan. Baka nga galante lang ito. Pero sa tulad niyang babae na may pinanghahawakan na prinsipyo, dahil yun na lang ang meron siya. Hindi niya basta-basta matatanggap ang ganoong kamahal na bagay na hindi niya alam kung may kapalit. Natatakot ka ba na may kapalit yan? Parang galit na ang mukha nito nang tingnan niya. Hindi siya nakaimik. Wala naman yun sa isip niya pero posible ba na meron? I told you I don't like virgin. Sabi lang nito na kinayoko niya. Parang napahiya pa siya dahil sa sinabi nito. Harap-harapan na siyang nire-reject ng lalaki. Parang gusto niyang maiyak sa hindi niya maintindihan na dahilan. Kung sa iba ay hinahabol ng lalaki ang mga berhen, ito naman ay isinusuka. I hate to say that, but you force me. Now, if you won't wear it, you're fired. Matigas na saad nito. Ano? Napasagot siya nang wala sa panahon. Ang unfair niyo naman po, sir. Dahil lang sa hindi ko pagsusuot ng sapatos, ipalalayasin niyo po ako talisan ng trabaho? Aba naman po, sir. Maghunas-dili naman po kayo. Mas paho ang pangangailangan ko kesa sa mahal na presyo ng sapatos ninyo. Hindi naman ho pwedeng katimbang ng buhay ng buong pamilya ko ang sapatos niyo. Paliwanag niya dahil sa kadaldala niya ay hindi na niya namalayan na hindi na lang silang dalawa ang tao sa loob ng opisina at nakikinig habang nanonood sa kanila. Tumayo ang binata mula sa kinauupuan at marahas na naglakad papunta sa kanya. Padabog nitong binuksan ang paper bag at inilabas ang sapatos na ubod ng taas. Now, wear it. If you love your job, wear it. Because if you're not, I'll repeat it. You're fired. Gigil na sambit nito sa kanya. Nanubig ang mga mata niya sa inis. Oo na nga po. Isusuot ko na nga po. Huwag niyo lang po akong tanggalan ng trabaho. Dahil sa sapatos na yan. Parang kumalma na rin siya at hindi na nagawa makipagtitigan sa binata na hindi maipinta ang mukha. Good. Now, wear it. Anito at iniabot sa kanya ang sapatos. Buisit na sapatos. Pahamak sa buhay niya kung bakit naman kasi ubod ng mahal. Ahem. Napatingin siya sa may pintuan nang may tumikim na boses ng isang lalaki. Napakorap siya nang makita ang isang may edad na lalaki na parang anghel ang itsura. Si President Romano Javier. Gwapong-gwapo pa rin ito kahit na may edad na. Kagad siyang napapormal ng tindig lalo na nang mapansin din niya na hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang magandang asawa na medyo hindi pa katandaan. Nginitian siya ng babae at sininyasan na isuot ang letseng sapatos na parang ibig sabihin ng mga sanyas ay huwag na siyang humindi. Hindi niya alam pero nakuha niya kaagad iyon kaya tumango siya. Tinamaan siya ng hiya dahil mukhang narinig pa ng mga iyon ang pakikipagmangayan niya kay LM. Wear those shoes now, sweetheart.
hindi mo gugustuhin na tumanggi si isang yan. Pipilipitin niya ng leeg mo. Pangiti-ngiti na sabi ng dating presidente. Nahawakan niya ang sariling leeg. Huwag mo naman siyang takutin. Naiinis na saway ng babae sa asawa. Just kidding. Dugtong noon at tumawa pa ng sikuhin ng asawa. Wala palang ipinagkaiba ang anak sa ama kahit sa paraan ng pagtawa. Parang pag-aari ng dalawa ang mundo. Yumuko siya at keming umiti. Sa labas ko na lang po isusuot. Sorry po. Magalang na sabi niya sa mga iyon na parang lalong ikinakunot ng noon ni LM. Nakatitig ito sa mukha niya habang nakapamaywang at ang yabang ng dating. Bakit sa kanila ang galang mo? Sa akin ang sungit. Sino ba ang boss? Ikaw o ako? Parang batang tanong na naman ito. Tinangilan niya ang binata. Ikaw po sir. Kaso wala po sa isip niyong pagiging sir. Salamat po sa sapatos. Ididak niyo na lang po sa sweldo ko. 10 pesos po monthly. Aniya, na kinatawa nito ng husto pero wala siyang pakialam. Nilayasan niya si LM na parang baliw na tumatawa. Nagbago ka agad ang mood ng walang ya. Yumuko pa siya ulit nang tumapat siya sa mag-asawang totoong may-ari ng kumpanya. Papasensya na po. Makulit po kasi si Sir LM. Aniya, saka tuluyang lumabas na nga ng kwartong yun. Napasandal siya sa pinto ng mailapat niya yun. Para siyang ibibigti ng patiwarik. Ang lakas ng loob niya makipagbangayan. Yun pala ay nasa harap na nila ang magulang ng boss niya. Ay naku, Queenie! Kutos niya sa sariling noo. Papalis na siya sa pagkakasandal nang biglang bumukas ang pinto na yun. Ay! Tili niya na matumba siya patalikod. Napapikit siya ng mariin dahil alam niyang babagsak siya. Nayakap niya sa dibdib ang mga sapatos na bitbit. Sus ko po! Maagap na salo ni Elam sa kanya kaya hindi sahig ang sumalo sa katawan niya. Hi! She felt relieved. Napamulat siya kaagad at mukha ni LM ang tumambad sa mga mata niya. Particularly, his seductive green eyes. Okay ka lang ba, iha? Tanong ng ina nito sa kanya, kaya mabilis siyang kumawala sa pagkakasalo ng amon niya. Pumormal ang dalaga at inayos ang sarili. Pero parang hindi niya maitikal ang mga mata sa binata. Napasimpleng umiti sa kanya nang nakakaakit at pasimple rin na itinaas baba ang isang kilay. Natataranta nga siya. Dinagdagan pa ng maharot na amon niya. Pilit niyang tiningnan ang ina nito. Opo. Pasensya na po ma'am. Excuse me po. Nginitian niya iyon pati na rin ang dating presidente ng kumpanya bago siya naglakad patungo sa desk niya. Ay, nakaka-stress. Lalabas kami sweetheart. Anang may edad na lalaki sa kanya kaya napangat siya ng tingin. Ang pogi ng ama ni Sir pala talaga. Sige po. Wala na pong schedule si Sir LM, kaya pwede na po siyang lumabas. She sounded like she's giving her boss the permission to go out with his parents. Babawiin niya sana ang mga sinabi kaya lang ay huli na. Tumangutang mo si Romano Miguel. Strict secretary ha? Nakangiting baling niyon sa anak na lalaki na kagad namang dinugtungan ang salita ng ina nito. I like it. Do that more often, dear. May permiso ka. Malaki ang ngiti ng ina nitong si Diane sa kanya, kaya parang gumaan ang loob niya. Grabe, ang bait nila parehas. Kaagad na humakbang pali si LM. Oh please, I'm the boss, mama. Ani yun at nilayasan ang mga magulang. She hid her smile when LM's parents just followed him. Kumaway pa sa kanya ang ina nito, kaya keming kumaway din siya. Salamat umalis na. Nakaka-stress ang presence ng lahat ng mga iyon sa kanya. Para siyang mauubusan ng hininga, lalo na nang saluhin siya ng amo niyang walang kahilig-hilig sa babae. Sa kabaligtaran, kanina pa napapansin ni LM ang isang babae na patingin-tingin sa kanya habang kumakain sila sa isang tagong floating restaurant. For sure, may kalalagyan ng babae sa kanya mamayang gabi dahil sa mga titigno na mapangakit. The woman is seducing him. Kanina pa niya yun pinagmamasdan, kaya wala sa mga magulang niya ang atensyon niya kundi nasa babae. I like your new secretary, son. Ang salitang yun ng mama niya ang nakaagaw ng pansin niya ng tenga niya rather. Dahil ang mata niya ay nakafocus pa din
sa babae. "She's so sassy, ma'am," sagot lang niya. "That's why your mama loves her. Pareha silang madaldal." Biro ng papa niya na kaagad tumawa pagkasabi noon. Piko na naman kaagad ang mama niya. "Niloloko mo ba ako, Romano Miguel?" Masungit na tanong kaagad noon, kaya napakamot sa ulo si papa. "I love you," his father just simply said. Nakokornihan na naman siya sa mga magulang niya. Sana matapos na ang date nilang tatlo para naman malapitan siya ng babaeng gusto niyang subukan kung hanggang saan ang itatagal. Pasimple siyang tumayo at naglakad papunta sa men's room. Alam niyang susunod ang babae sa kanya, kaya hindi na siya pumasok sa loob. Sumandal siya sa paner sa labas ng banyo at isinilid ang dalawang kamay sa bulsa. Mabuti na lang, presentable na siya ngayon. Kanina kasi mali-mali pala ang botones ng damit niya. Nabuking tulisiyan ng mama niya na galing na naman siya sa kandungan ng babae. He wasn't supposed to be with a woman when he went out just to buy new seat covers for his BMW. Pero kasabay niyang bumili ay ang isang babae na hindi naman nga niya pinapansin pero inumpisahan siya ng hi. Kapag ganun, alam na niya kaya nang umalis siya ay binuntutan siya ng babae kaya napilitan siyang tumigil. Napilitan? Oo, napilitan kasi nakakaawa naman na huwag pagbigyan ng babae na iyon na todo effort pa sa pagsunod sa kanya. So what he did was unlock the door. Saka mabilis na sumalisi ang babae papasok sa kotse niya. He closed the convertible roof of the car and voila! Nakarating na naman siya sa langit. After that, he hurriedly buttoned his button-down polo because he had to go back to the office. Because his parents were coming to invite him. LM bit his lips when he eyes on the woman walking towards him. Nakatingin iyon sa kanya at matangkad ang babae. Hindi tulad ng sekretarya niya na mababa. Pero maganda si Queenie at aminado siya roon. Teka, bakit niya ba naiisip si Queenie? Meet me? Nakangiting tanong noon at kaagad na yumakap sa leeg niya. Miguel Pharmaceutical, tomorrow. Anya sa babae. Parang gulat pa ito sa sinabi niya. You work there? You have a date with the owner? Sabi pa noon na ang tinutukoy ay ang papa niya. Ngumiti lang siya. Find me at the office of the CEO. Simpleng sagot niya. Lumipad ang ngiti noon sa kanya. Sure. Perhaps she's thinking that he's a good catch. He pulled the woman closer and kissed her savagely when he stopped na parang nabitin pa ang babae. He smirked at her. Bye! Aniya at pasimpleng pinunas ang labi nang tumalikod iyon. Baka makita na naman ng mama niya ang lipstick sa mga labi niya. Eh di lagot na naman siya. Kung ano-ano na namang idadaldal noon sa kanya sigurado. Ang nanay niya ay may mga sariling bersikulo pero hindi naman galing sa Biblia. Galing iyon sa sariling Biblia ni Diane Miguel, isang ulirang babae na nag-asawa ng playboy. At napatino ang playboy. Nang makalapit siya sa mesa, ay ganoon na lamang ang titig ng mami niya sa kanya. I know that smile, she said right away. So he relaxed his face and molded it seriously. What smile? Pagmamaang-maangan niya rito. Diane glanced at the woman at the other table and looked at him again. I'm too old for some tricky playboy moves. I knew she came to you. Tumingin siya sa papa niyang kain ng kain at walang pakialam. Kapag kasi sumabat ito ay alam niyang idadami ito ng mama niya at kahit na nakaraan ay mauungkat pa. It's okay to flirt but do not take a woman like her seriously. Remember, you... Sinabayan niya ang mga litanya ng ina. You are the one who must chase a woman to earn her love and trust. Ngumisi siya at si Romano naman ay natuwa ng mahina kahit may laman ang bibig. I memorize all your sayings in life, Mama. Don't worry. Because I have them here. He patted his chest but his mother just sighed and the reaction of her face means she doesn't believe him. Well, is it true?
Nasa isip at puso naman talaga niya mga sinasabi nito. Hindi lang halata. Nalulula si Queenie nung bumaba siya sa taxi kaya medyo napahawak pa siya sa pintuan ng ilang segundo. Hinahanap ang kanyang balanse. Kulang na kulang kasi siya sa tulog. Nag-off muna siya sa car wash at pag-uwi niya ay pinlansya pa niya ang bago niyang uniforme. At inabot siya na 1 oras para lumapat iyon. 4 na piraso pa naman kaya ang tagal. Totoo ngang na-rush yun kahapon ng half day at ilang kataong gumawa para lang matapos dahil sa takot daw ng mga iyon kay LM. Mukhang ang nakakatakot at parang nakikita niya ang tapang kapag naaasar. Kaya siguro napilitan din siyang tanggapin ang pulang sapatos na ngayon ay suot na niya. Walang joke, nakaapak siya ngayon sa 550,000 pesos. Sana rin lang kapag nagutom siya ay pwede niyang ngat-ngatin ang takong noon, kaya lang hindi naman pwede. Pagpasok niya sa lobby ay napatingin sa kanyang ilang empleyado roon at nahabol siya ng tingin ng 2 gwardiya. Well, lagi namang mga habol tingin yun sa kanya kaya ngingitian na lang niya. Wala siyang imik pagpasok niya ng elevator, kasabay ang karamihan. Alam niyang tinitingnan siya ng mga iyon. Ikaw yung sekretary ni Boss LM? Tanong ng isang babae sa kanya. Sinulyapan niya iyon sa salamin. Oo, bakit? Tanong niya sa babae na mukhang wala namang ibig sabihin na masama. He terminated Mr. Diaz from being head of the board at dahil yun nung pinahiya ka ng matanda na yun. Imporma niyon sa kanya. Ano? Gulat na tanong niya. Hindi yun sinabi sa kanya ng boss niya. Kaya pala pinagtitingin na siya ng mga tao. Baka dahil doon, hindi niya alam kung matutuwa siya na ipinagtunggol siya o mahihiya siya dahil parang VIP siya. Saka balita na rin na ang Louis Vuitton mong sapatos na nagkakahalaga ng 500,000. Sabi pa noon at sumulya pa sa paan niya. Bigla siyang nailang. Ngayon ay pinagchichismisan na siya. Malala pa ay sabihin ng mga tao roon na baka kinakalantarin niya ang boss niya e kabago-bago niya. Magsasalita pa sana siya nang tumunog ng elevator at bumukas iyon. Nauna na siyang lumabas pero paglabas niya ay si LM kaagad ang nabungaran niya. Nakalalabas lang din ang private elevator nito. Binati ito ng mga empleyado pero hindi pinansin ng lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya at naiilang siya. Natigilan siya sa paghakbang, papasulong lalo na nang tumaas ang mga kilay nito at tiningnan ang mukha niya kaya mabilis niyang tinanggal ang salamin sa mata ng akmang magsasalita sana yun. Alam niya kasing ipatatanggal na naman yun ito. Wisit, pakialamero sa salamin na may salamin. Ngumiti pa yun dahil sa ginawa niya. Nababasa mo yata ang nasa isip ko. Paano mo nalaman nung utusan kitang tanggalin yan? Tanong nito at bahagya pang inginuso ang salamin niya sa mata kaya hindi pa rin siya makakilos. Alam ko na po kasi sir ang mga laman ng utak niyo. Lumalabas po sa berde niyong mga mata. Aniya at sumulya pa sa mukha nito. Bakit ba parang hindi siya makatingin dito ng diretsyo ngayon? Lumabi ito ng konti. Really? So ngayon anong iniisip ko? Tanong nito sa kanya. Ano, pahulaan? Bakit ba hindi pa ito humakbang at lumayas sa harap niya at parang ipintitripan na naman siya ngayon? Inikutan siya ni LM kaya lihim siyang napapikit. Daig pa niya ang isang kriminal na inuusig sa trial court. Alam ko po ang nasa sa isip niyo na hindi po bagay sa akin ang uniforme ko at ang sapatos na bigay niyo. Aniya at bahagyang itinago ang sariling labi. Tumawa ito. Tumayo na ito sa miharap niya at inisang hagod pa siya. Wrong! Ani ni LM ng seryoso tumalikod. You look pretty nice and the shoes fit you so well. You're so beautiful, baby. Ani yun at nilingon pa siya at kinindatan. Ay, Diyos mio! Nagrigundo ng gustong puso niya sa compliment at kindat na yun. Naiwan siyang natitigilan. Parang maiihi siya sa nervyos at kilig. Kinikilig na ba siya sa playboy niyang boss dahil sa gesture niyon? Hindi pwede. Pinaiinlove yata talaga siya ng amo niyang haliparot. Follow me now, my beautiful secretary. I have important matters to teach you. Pigilan mo ang kilig sa akin.
baka tumulang laway mo. Sigaw pa nito na ikinahiya niya sa mga nakakarinig. Buwist ka talaga? Pasimpleng sumunod na lang siya dahil pinagtitinginan na naman siya. Delikado na. Baka ma-front page siya sa mga susunod na araw. Dahil sa chismis. Mahirap nang matawag siyang social climber. Pagdating niya sa mesa ay walang tingin. Nahinayaan niya makapasok ang maharot na lalaki sa opisina nito. She immediately wear her glasses. Kailangan lang naman niya yun kapag magsusulat o magbabasa siya. May depresya na kasi ang grado ng mga mata niya dahil nung bata pa siya at bagong lipat sila ng bahay ay wala silang kuryente sa loob ng 2 taon. Kaya napipilitan siya magbasa gamit ang ilaw ng gasera at dahil na rin sa pag-aaral niya gabi-gabi ng mga leksyon sa eskwelahan. Kinuha niya kaagad ang record ng schedule ni LM ngayong araw para isulat sa isang papel at ipaskil ulit sa pader pero hindi pa man lang siya nakakaupo ay lumabas na ulit ang binata at may dalang papel. Pumasok din ito sa loob ng open cubicle niya at tumayo sa may tagiliran niya na halos dumikit pa ang katawan sa kanya dahil maskip doon at tama lang para sa kanya. Eh sa laki ni LM, talagang hindi sila halos magkakasya. Ano ba? Parang naiibahan siya sa nararamdaman niya. Dati, baliwala ang mga biro nito at kilos pagdating sa kanya. Pero ngayon, parang apektado na siya sa presence nito. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng magkagusto dito. Masasaktan lang siya kapag nangyari yun. Matibay siya dati pa. Hindi siya nagpaligaw. Malakas ang focus niya at determinasyon na makapagtapos at yumaman. Ngayon pa ba siya madidiskarel? Turn on the PC. Utos dito sa kanya, kaya sumunod na lang siya. Input this data correctly. And then, print it. Pagkatapos ihanapin mo yung libro ng financial status noong last month sa loob ng office ko. I misplaced it, I think. May iche-check kasi ako kung parehas ang laman nun na nasa database ng company. Anito, sa may ulo niya. Opo. Sagot niya, saka siya naupo sa silya niya. Pumihit ang ulo niya, paharap rito, pero nakatapat ang mukha niya sa may halos puso nito, kaya marahas niyang ipinilig ulit ang ulo pa kabila. Ang awkward, nakatapat pala ang mukha niya sa kuha ng boss niya. Diyos mio, nakakapataranta. Daig pa niya ang sinalaban ng watusi sa pisngi dahil doon. Malayo pa naman ang Pasko, pero ang pisngi niya ay parang paputok, nasasabog, dahil sa pagkailang. Narinig pa niyang tumaway ng mahina. You're so tense. Relax. It's just me. Yumukod ito at dinampot ang mouse. Parang nananadya talaga si LM na nakadikit ang mukha sa may tagiliran ng mukha niya. Ang bango pa nito sobra. I'll just type the password for you to access the spreadsheet of the company. Wika pa nito. Sa sulok ng mga mata niya ay nakikita niya mapupulan itong labi. Bilisan mo na! Parang hindi na ako makahinga. Pagkatapos may type ng password, ay lumabas na ang document ng Excel na may data na. Harap ka nga sa akin? Utos nito. Diyos ko po. Ano ba? Parang syunga naman. Nananadya naman talaga ata ang impactong to. Bakit naman papaharapin pa siya nito? Eh halos magkapalitan na sila ng mukha. Pero kahit ayaw niya ay pumihit na rin siya. May magagawa ba siya sa utos ng boss? Ang gwapo mo naman talagang babaero ka? Tumaas ang isang sulok ng labi nito bago tanggal ng salamin niya sa mata. Napakura pa siya dahil nanlabo ang tingin niya. Ganoon kasi siya kapag walang salamin sa mata pero dahil malapitan si LM sa mukha niya. Kitang-kita niya ang kagwapuhan nito. He smiled. Prettier. Ani yun, pero hindi siya nagpahalata na apektado siya sa ginagawa nito. Lumayas na ho kayo sa tabi ko kasi ang laking bakulaw niyo, sir. Di tayo kasya dito. Pinilit niyang bawiin ang tingin at itinuon sa monitor. Pinilit din niyang huwag pumiyok at huwag kapusin ang hininga. Really? You're just afraid I might kiss you. Pabulong na sabi nito nang tumalikod at papalabas na cubicle niya habang pangiti-ngiti pa. Kulang ka lang ho, sir, sa almusal. Anya naman na parang nakahinga na siya ng maluwag. Hindi siya pwedeng magkagusto sa boss niya.
hindi pwedeng magpadala siya sa mabuladas ng uso ng boss niyang saksakan ng pasaway. Nakahanda na si Queenie na iprint ang pinapagawa sa kanya ni LM. Mahaba-haba ring oras bago niya nakalma ang sarili niya dahil sa marot niyang boss. Naiibahan siya sa sarili niya. Hindi niya gusto yun. Parang nadadala siya sa mga birong puri sa kanya ng lalaki na yun at di dapat mangyari na tuluyan siyang mabola. Tahasan na nitong sinabi sa mukha niya na hindi siya gusto nito kaya walang dapat na may maramdaman siya para kay LM. Day 1. He already made himself clear that she's not his type. So why would she be bothered right now? Nothing. Bumuntong hininga na lamang siya at itinuo ng mga mata sa mga papel. Kukunin na lang sana niya ang pinag-print out sa printer nang may biglang tumayo na babae sa may harap ng mesa niya. Kaagad siyang napalingon doon. Maganda at sexy. Ah, alam niya na. Babae na naman siguro ng amo niya ang nakikita niya ngayon. Good morning, ma'am. How may I help you? Pasarkastiko niyang tanong sa babae. Peke ang ngiti niya sa mukha. Plastic din siya minsan eh. Lakas lang ng loob ng mga kababaihan na pumunta sa lalaki at ipag-alukan ang sarili. Kaasar. Sa opisina pa dumayo. Sarap kutusan sa mata kahit na magaganda. Where's the CEO? Tanong kaagad nun sa kanya at ni hindi man lang siya binati. Nagmamadali? Excited? Baka kating-kating na ito na parang daig pa ang lalayasan ng amo niyang palikero. Name please? Anya ulit sa kanya kinuha mga papel sa printer. He doesn't recognize women by name. Just tell him he sent me here. He saw me at the floating restaurant. Anyon sa kanya. Oh! She mimicked in her mind what the woman said. Okay ma'am, wait for a second. Lumabas siya sa cubicle at lumakad palapit sa pinto ni LM. Secretary? Wearing Elvis shoes? Nakataas ang kilay ng babae nang malingon na niya. Nakasilip ito sa kanya titig na titig sa paan niya. Pati ba naman sapatos niya ay pinapakalma ng babae? In fairness, alam nito na Louis Vuitton ang sapatos niya. Magaling kumilatis. Siya nga na may suot ay hindi niya mawari kung ano bang pagkakaiba ng sapatos na ganoon kamahal kaysa sa sapatos na 300 pesos sa bangketa. Oh, yes ma'am. Bigay po ito sa akin ni sir. Pagmamayabang niya. Parang kumislap ang mga mata noon na parang may iniisip na kung ano. Baka akala basta lang namimigay ang boss niya ng ganoon na sapatos. Well, basta nga lang yata. Kapag inaabot yata ng topak si LM ay nagtatapon ng pera. Nakaswerte lang yata siya na siya ang sumambot ng topak noon kaya nakaapak siya sa sapatos. Nakalhating milyon ang presyo. Ang sakit naman nun sa paa. Sobrang taas ng takong nun, kaya pakiramdam niya ay madadapa siya. So oras na madapa siya, humanda si LM sa kanya dahil isasampal niya ang takong ng sapatos sa mukha nun. Nang hindi nagsalita ang babae, ay tuluyan na siyang pumasok sa office ni LM. Napatingin siya sa amo. Ay buisit, natutulog ang damuho. Baka puyat na naman yun, kaya pala iniwan sa kanyang paperworks at nagawa pang ibigay ang password ng important files. Yun pala matutulog lang? Malapitan nga. Dahan-dahan siyang lumapit kay LM na nakataas ang paa sa mesa at prente ang pagkakasandal sa malambot na swivel chair. Ang amo na mukha nito kapag natutulog. Para rin pala itong ang ama. Yun lang, mas mukhang anghel talaga ang dating ni President Romano. Habol na habol sa kagupuhan talaga ang babaerong anak. Wala namang duda kasi maganda din ang ina. Tunaw na ba ako? Biglang salita nito at tumaas ang isang sulok ng labi. He said it, but eyes still closed. Peste, gising ang walang hiya. Pinormal niya ang sarili. Tumikim pa siya para lang maging casual ang itsura. Tapos na po yung pinapagawa niyo, sir. Saka may naghahanap po sa inyo. Kandautal na naman siya. Napamulat ito ng mga mata saka tumingin sa relos na suot. This early? Kunot noong tanong nito at napapormal pa ng upo. Kunwari pa naman. Tumango siya. Opo sir, this early. Alam niyo naman po ang mga babae niyo. Walang pinipiling oras at lugar.
aniya na parang iniinsulto pa ang amo. Are you insulting me? Seryosong tanong ng binata sa kanya, pero hindi naman siya natakot. Ah, hindi po. Hindi halata na iniinsulto kitang malandika. Proud na proud nga po ako sa inyo eh. Ang gwapo nyo. Kayo na po talaga, sir. Kayong kayo na talaga. Dagdag asar pa niya. Tumalim ang mga mata nito, pero hindi naman pinatulan ang mga patutsada niya. Who's looking for me? Tanong pa nito ulit sa katamayo na. Di raw po kayo nagkakilala sa pangalan. Sa floating restaurant po kayo nagkita. Informa niya. She's looking at his reaction. He pouted as he started thinking. Floating resto? Isip nito pa. Maya-maya ay tumayo na ito. Oh yeah, I remember. Humisi na si LM ng maganda. Bingo na. Sana naman kaya maghaharutan ang dalawa? Hanapin mo na yung libro at ibigay mo sa akin kaagad. Biling pa ni LM bago siya nilayasan. Nilingon pa niya ang amo at sa kanya sinarili ang pag-iling. Sayang, kung di ka lang babaero, crush na sana kita. Anong magagawa ay yun talaga ang boss niya. Wala na siyang mababago pa roon. Ang dapat pagtuunan niya ng atensyon ay ang trabaho na lang niya. Total, yun naman talaga ang kailangan niya sa buhay at hindi love life. She doesn't need a man in her life. Dumako ang mga mata niya sa bookshelf sa office na yun at Jesus Mar Joseph, Santissima Trinidad. Parang hinalukay na magnanakaw ang shelf na pagkagulo-gulo ng mga libro roon. Anong isip meron ng boss niya at ilalagay kung sakali ang libro ng kumpanya sa mga normal na babasahing libro? Tapos ngayon hahalukayin kasi hindi na mahanap? Baka naman iwan yun kung saang lugar dahil sa kasasama sa mga babae. Wala na siyang nagawa kundi ayusin na lang ang mga yun pa isa-isa at ihiwalay ang sa tingin niya importanteng dokumento. Siya na lang ang magtatago ng mga iyon para alam niya kung saan niya inilagay at hindi kung saan saan napupunta. Pagkatapos sa lansanin ni Queenie ang mga libro ay inilapag niya sa mesa mga importanteng dokumento na nakuha niya. Kahit NS o birth certificate ay naroroon pa nakalagay sa shelf. She looked at it and read it. Sa ibang bansa pala ay pinanganak ang boss niya. Naka-acquire lang noon ang Filipino citizenship. Noong nakaraang taon lang, halatang halata rin ang pagiging dugong banyaga ni LM. Pumihit ulit siya at sinipat ang kabuuan ng lugar. Nasaan kaya ang pesting libro na nagpapahirap sa kalooban niya ngayon? Nahagip ka agad ng mga mata niya ang asul na libro sa may salaming bintana. Nakapatong iyon sa mesa, katabi ng isang kabayong porselana. Alam niyang yun na yun. Napangiti siya. Tapos na ang paghihirap niya. Kaagad niya yung nilapitan at dinampot. It was dated last month. Financial status, ito na nga. Lumabas na siya ng office. Bit-bit ang mga dokumentong nakuha niya kanina. She hurriedly put those inside her drawer. At kapag hinanap ni LM, ay sa kanya ibibigay pero nasa na malandi. Hanapin daw niya iyon kapag nakuha na niya ang libro. E di hanapin. Palingali nga ang dalaga. Pero wala siyang makita na anino ng isang LM. Kaya naman lumapit siya sa isang sekretarya. Nakita mo si sir? Tanong niya sa isang kasamahan sa trabaho. Parang papunta sa presentation room. Anin sa kanya? Thanks. Naglakad siya ulit patungo sa presentation room habang kip-kip ang libro. Baka nagpipresent sa babae. Ano naman kayang i-discuss noon? Imposible na kliyente yun kasi wala naman sa record niya na may ka-meeting yun. Baka talagang babae na naman yun ang amo niya. Kumatok siya sa pinto pero walang sagot. Wala rin namang ingay kaya binuksan niya ang pinto pero walang tao. Napakamot pa siya ng ulo. Nasaan na naman ang amo niyang magaling? Isinara ulit niya ang pinto at diretsyong naglakad sa hallway hanggang sa mapadako na siya sa may dulo nun at iisang kwarto na lang ang naroon kung saan ay hindi na ginagamit kasi medyo tago at malamang wala na may gusto mag-opisina doon. Napatigil siya sa pagpasok sa loob ng salubungin siya ng isang ungol ng babae. The door is widely open na para bang nag-iimbita ng manonood ang dalawa. This time ay gusto na naman niyang umalis pero hindi niya magawa. Nakaawang ang mga bibig niya sa pagkagulat at hindi niya alam kung makakabawi pa siya. This time ay parang hindi niya na nagugustuhan ang nakikita. Noong una ay parang nabaliwala niya kaagad, pero ito
na talagang nagtatalik na ang dalawa ng aktwal, ano bang mararamdaman niya bilang walang experience na babae? Parang siyang nahihiya mismo sa sarili niya at nabastusan siya ng sobra. Shit! You're watching us? Bulalas ng babae na gumising sa katinuan niya. Doon ang punto na nagkaroon siya ng lakas na loob na tumakbo papalayo. Hindi nga yata matatagalan ang ganoon kung sa bawat pagkakataon na lamang ay may makikita siyang nagtatalik. Sa car wash ay 2 gabi na siyang tatrabaho pero matino ang boss niya at sobrang bait pa. Kapag dumating iyon ay may dalang pagkain sa kanya at hindi siya binabasto sa paraan ng mga pananalita. Dito ay gwapo nga naman ang CEO niya, kaya lang, kota naman sa kabulastugan at hindi lang bibig ang makasalanan. Grabe magpakita si LM ng kaharutan at walang pakialam sa magiging damdamin ng tulad niyang babae rin na pwedeng makakita sa mga pinagagagawa nitong katarantaduhan. Ang mas masahol pa ay alam naman nito na dalaga siya at walang boyfriend at walang karanasan sa mga makamundong bagay. Tulad ng pakikipagtalik, ni pakikipaghalikan nga ay wala. Sinadya ba talaga nitong ipaabot ng libro rito sa oras na mahanap niya para ipakita pa sa kanya ang mga kahalayan ng mga ito? Nakakabuisit. Hindi niya akalain na makakaya niya makapaglakad mabilis na halos tumakbo pa nga siya kahit na napakataas ng takong sapatos niya. Natutup niya ang labi niya pero dire-diretso pa rin siya sa paglalakad. Ang mga paa niya ay may direksyon pero ang utak niya ay wala. Naupo si Queenie sa silya niya matapos siyang uminom ng tubig. First offense, okay. Second offense, di niya alam kung okay pa rin. Hihintayin pa ba niya magkaroon ng third offense and so on? Oo nga, at wala namang kasalanan ang boss niya. Kasi naman, di rin alam na susulpot siya roon pero kasalanan din ba namang mata niya na makita mga ngayon sa ganong eksena? Grabe, parang maluha-luha ang mga mata niya at hindi niya alam kung bakit. Kinakalma niya ang paghinga niyang parang paisa-isa yun. Feeling niya ilalagnatin siya, hindi lang dahil sa sapatos, kundi dahil sa nakita niya. Baka lalo siya mag-insomnia dahil doon. Alam na niya ang gagawin niya. Iiwasan na lang niya ng todo ang boss niya para walang problema. She'll pretend she doesn't care at ang pagtutuunan na lang niya ng pansin ay ang trabaho niya kasi ano nga ba naman pakialam niya sa social life at kahalipurutan ng boss niya. LM owns the company, kaya kahit anong gawin nito sa loob nun, ay totoong walang sino man na dapat makialam. Sa susunod na lang kapag may babaeng dumating, hindi na lang siya susunod o hahanapin pang lalaki, kahit na may bilin sa kanyang importante. Di lang niya talaga siguro kinaya yung nakita niya kanina. Never in her life she watched porn. Itinuon niya ang atensyon sa monitor ng PC, nang maya-maya ay napalingon siya sa babaeng humahagikik. She wanted to withdraw her gaze when she accidentally met LM's green eyes. Pero parang minamagnet yata ng lalaking ito ang mga mata niya. Parang bigla siyang nalungkot na hindi niya maintindihan. Nalulungkot ba siya dahil nanghihinayang siya sa boss niya na kung tumino lang sana yung almost perfect na? Well, sabi nga sa kasabihan that no one is perfect. His expression was blank, hindi tulad noong una na parang nagmamalaki pa siya sa kanya. Ngayon ay tahimik ang haliparot. Matalim ang naging tingin sa kanya ng babae na kung makaya po sa braso ni LM ay akala mo legal wife. Isa lang naman din sa mga babae. Alam kaya no na maraming babae ang boss niya? Nakakatawa. Malamang hindi kasi mukhang palaban naman ang babae sa pakikipaglampungan lang. Mukhang wala rin iyong bahid ng kaseryosohan sa karelasyon sa katawan. She may be acting so judgmental but she can't hide it. She's totally disgusting. For her, there's so much more in this world that brings happiness than having too many women or too many men in one's life. And one of those few things is love. But for people like this too, mukhang hindi naniniwala mga ito sa love kung hindi sa lust. Binawi niyang tingin nang sa wakas ay magsawa siya makipagtitigan sa amo niya. Ni hindi man lang nito inihatid sa elevator ang nakasamang babae. Yung babae naman ay naglambitin pa sa leeg at hinalikan si LM kahit ang daming nakakakita. Puno na talaga siguro ng toxic waste ang buong mundo at isa na doon si LM. Kasama ang mga babaeng yun na kung makaasta ay parang walang iniingatang puri o dignidad bilang babae.
Ay, ano ba naman yan, Queenie? Tumigil ka na! Dinampot ulit niya ang mouse at nagsimula na ng ginagawa. Is this the book? Formal na tanong ng boss niya. Alam niyang nasa harap yun ang mesa niya pero hindi niya pinansin. Most preferably, sir, I think yes. You're the one who should know about it. Bakit niyo po tinatanong sa akin? Mataring na sagot niya. Are you jealous? May himig pa ng pagbibiro ang boses nito na kaagad na nakakuha ng atensyon niya. Ano raw? Nagseselos? Bakit? Agad na nawala ang atensyon niya sa ginagawa at itinuo na lang ulit ang mga mata rito. Excuse me, sir? Tumaas ang mga kilay niya dahil nakangiti pa ang binata sa kanya. Akala niya kanina'y may nararamdaman na pagkakonsensya dahil blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Yun pala, ay imagination niya lang iyon. Hindi pa ho ako nababaliw na magkagusto at magselos para sa isang katulad niyo. Pardon my words, but I'm not in the mood for bad jokes, Mr. CEO or President. Aniya, at kulang na lang ay ismiran niya ang amo. Nakita pa niya na pinanigisan ito ng mukha bago niya itinuon ulit sa ginagawang atensyon. Bakit naman ito magagalit? Ito na nga ang nagpakita sa kanya ng mga masasamang eksena at mga malalaswa. Sa kanya pa ba ito magagalit? Ang kapal naman nito. Marahas niyang dinampot ang birth certificate nito sa ibabaw ng mesa niya. Birth certificate niyo po. Nakakalat. Tulad ng mga babae na nagkakalat dito sa building. Hindi niya napigil ang kadaldalan. Ang buong pag-aakala niya kasi sa mga boss, matino. Ang isang ito, nang magsabog ang langit ng katinuan, humihilik sa kangkungan kaya hindi man lang nakasalo ni Katiting. Kinuha nito ang papel pero sa kanya nakamata. Tapos, mabilis din itong lumaya sa harap niya at ibinagsak pa ang pinto ng opisina na ikinagulat ng ibang empleyado. Eh di magalit ka. Buti na rin yun paminsan-minsan na masaktan ang playboy niyang boss para bumaba naman ang ego. Masyadong mataas kasi ang karakter ni LM pagdating sa babae. Palibhasa ay nagkakandara pa ang mga babaeng habul-habulin ito at tikman. Ang isa naman, sige lang ang sige. Walang sayang, walang busong. Meron pala yung mga virgin. Salabong ang mga kilay ni LM. Buisit na. Ngayon lang may babae naglakas ng loob magsalita sa kanya na hindi siya gugustuhin kung hindi pa mabaliw. Ibig sabihin, mga baliw lang na babae ang nagkakagusto sa kanya. That's bullshit! Natahimik pa naman sana siya kanina nang marinig niya yung babae na sabi ay may nanonood at nang lumingon siya ay ang pulang sapatos na lang ni Queen ang nakita niya kaya alam niyang walang ibang nakakita na naman sa kanya kundi iyon lang. Bigla siyang tinamaan ng konsensya na makipagtitigan ito sa kanya at kahit nakasalamin ay alam niyang apektado ito ng husto sa nadatna na eksena. Ito na nga bang inaayaw niya? Kaya nga siya nag-hire ng bagong secretary dahil ganoon din ang naging problema niya. Nagkataon na lang din na papalis na talaga ang dati niyang sekretarya. Pero talagang papalayasin na talaga dapat niya. Eh si Queenie ba makakaya niyang i-fire kung alam niyang nagkukumahog ngang magtrabaho ng dalawa para mabuhay? Ngayon tuloy parang siya pa ang may kasalanan. Siya pa ang may isipin. Pwisit talaga ang babae na yun? Napadako ang mga mata niya sa shelf na maayos na mga aklat na basta na lang niya ikinalat kanina nang hindi niya mahanap ang libro ng kumpanya. Malamang inayos na rin ito mga bagay na pinabayaan niyang nakakalat sa loob ng opisina. Hay, biglang bumukas ang pinto ng office niya at iniluwal roon si Queenie. Kahit ang dating nito'y formal pa din. Parang galit ito sa kanya na hindi niya mawari. Napakataas lang nito na akala mo kung sinong umasta na parang boss niya. Mabait lang siguro talaga siya, tulad ng papa niya. I think you're misplaced your birth certificate, sir. The next time po, baka ulo niyo na ma-misplace niyo. Anito sa kanya at inilipag sa mesa niya ang certificate of live birth niya. Natingnan pa niya yon bago siya namaywang. He tilted his head and bit his own lips. He's thinking of something he could actually say, but he can't think of any.
Nakafocus kasi ang atensyon niya sa tila masungit nitong tingin sa kanya. Finally, when he opened his mouth to speak, Gwyneth turned her back on him. At nganga na lang siya nang tuluyang lumabas ang sekretaryo niya. Shit, buisit! Nasipa niya ang silya at mumaligtad pa yun. Ano bang nangyayari sa akin? Nahilot niya ang sariling ulo. Di na nga siya pinagsalita. Nag-walk out pa? The heck? Boss siya? Tinatalikuran? That woman doesn't have respect. Bakit? Kagalang-galang ba siya para igalang bilang boss? Buisit na dinampot niya ang susi sa kasalubong ang kilay na lumabas na lang ulit ng opisina niya. No woman has ever gotten into his nerves, only her. Tiningnan niya ito sa mata, but he also averted his gaze. Tila bigla itong naalarma dahil lalaya siya. Sir! Sana naman kayo pupunta? Habol tanong ni Queenie sa kanya na napatayo pa sa kinaupuan at hinabol siya nang hindi siya umiimik. O di habol ka sa akin ngayon? Nang hindi siya humarap ay hinaklit nito ang braso niya. LM even looked at her hand that barely held him. Saka nito mabilis na binawi ang sariling kamay na parang daig pa ang diring-diri sa kanya. Gigil na nagtangis ang mga bagang niya. Kapag di siya nakapagpigil, hahalikan na lang niya ang babaeng ito para na nga tuluyan ang umiwas sa kanya at mapalayas na sa kumpanya. Naaawa lang siya kasi hindi niya magawang paalisin. Ano kaya kung bigyan niya ng dahilan na umalis si Queenie? Pero hindi eh. Matigas ang paninindigan nito at makulit din ng sobra. Parang ang nanay niya. Totoo ba na ang nakakatuluyan ng mga anak na lalaki ay tulad din ng ugali ng mga ina nila? E teka, bakit ba pag-aasawa ang laman ng utak niya at kay Queenie pa? Sir naman po, saan kayo pupunta? Parang gusto na nitong mapapadyak sa inis. Mambababae. Pangaasar niya. Na naman? Bulalas nito at sa katotohanan ay siyang naasar sa sinabi nito. Gumalaw ang panga niya kaya inalis niya mga mata sa mukha nito. Baka di siya makapagpigil. Sampulan niya si Queenie. Baka magtinikling na siya ng tuluyan sa dalawang itak ng ama nitong taga-probinsya. Puisit kasi. Baka naiinggit ito sa mga babae niya at gusto rin makatikim. Palibhasa. Wala pang experience kaya yata nabubuisit sa mga ginagawa niya. Hindi kayo pwedeng umalis. May darating na kliyente sir. Mga bagong papasok na highly efficient medical representatives. Paalala nito sa kanya sa nag-aalalang boses. I don't care. He chose to turn his back. O diba, boss ka kung umasta. Face them. Kapag nahikayat mong pumasok dito, di na ako magpapakyat ng babae rito. And if you don't get the deal, you're fired. Seryosong sabi niya. Yun ay kung kaya nito. Ubod pa naman ng sungit ang babae na yun na may hawak na pinakamagaling ng mga medical representative sa buong bansa. At ngayon lang napaunlakan ang kumpanya nila na subukan kung maayos ang pamamalakad niya. Para hayaan ay hire niya ang most efficient medical representatives sa buong Pilipinas. Eh di siya naabutan sa office. Oh, di pa paano. Sorry na lang si Queenie pero siya ang mananalo. Ito na ang pinakamadaling paraan para mapalis niya ito bago pa siya magkasala ng tuluyan. Ang hirap na masakta ng physical kasi ang ganda. Eh di paligayahin na lang sa kama. Pero bago pa man yun, sisiguraduhin niya na matatanggal na ito sa trabaho. Wala siyang balak na magkama ng virgin na bossy ang dating. Bad LM. Nilingon niya ang dalaga na parang naluluhang nakatayo pa rin kung saan niya iniwan. Nag-iisip na ito ng malalim at parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ah, shit eh. Parang sinasaksak ang puso niya na makit nang parang mamamatay na kagad ito sa sinabi pa lang niya. Kaya ba niyang tanggalin sa trabaho si Queenie talaga? Ah, hindi. Puisit. Baka hindi ito kumain sa loob ng 10 taon. Kawawa naman. That was a bad joke. I will not fire you. Chill. Aniyang cool na naman pero hindi na nilingon ng sekretarya. Boss pa rin pala siya. Nakakapagpaiyak pa rin siya ng under sa kanya.
talo pa rin niya ang estriktang sekretarya niya. Bawi na siya sa sinabi nitong pang-iinsulto sa pagkatao niya kanina. Walang hindi gugusto sa kanya. Wala rin na pwedeng umayaw. Siya ang magsasabi kung ayaw na niya at siya rin ang magsasabi kung gusto pa. Walang sino man ang pwedeng tumakas sa isang LM. Pagkatapos iwanan ni LM si Queenie na mag-isa, ay todo nerbiyo siya. Kahit pasabihin noon na hindi naman talaga siya tatanggalin sa trabaho. Parang nahuhulaan yata niya na yun ang gusto talagang gawin ng boss niya, to terminate her. Tapos, parang si Raulo na iiwanan sa isang sekretary ang pakikipag-usap sa darating na mataas na taong may hawak sa pinakamagaling na medical representatives. Hindi na talaga nag-isip ang boss niya, nauubos na ang similya, pati utak ay dala na. Nakatingin siya sa relo at naupo muli sa silya. Nag-uumpisang magbilang ng segundo para sa pagdating ng mga importanteng darating. Napapikit siya at umusan na lang ng dasal sa langit. Natulungan siya. She never expected that she would meet a boss like Lorenzo Miguel. He's so irresponsible. He only becomes responsible when it comes to womanizing. Bumuntong hininga siya. Wala na siyang magagawa. Sa kanya nakaatang ang trabaho na dapat ay si LM ang gagawa. Bahala na kung anong kalalabasan ng lahat. Basta mahalaga, ay ginawa niya ang makakaya niya. Kandahaba na ang leeg ni Queenie sa may elevator. Nang bigla na lang tumunog ang telepono niya sa mesa. Sa dami ng telepono ay hindi niya alam kung alin ang nagri-ring. Mabuti na lang at may umiilaw. Hello? Ma'am Queenie, nandito na po sa lobby yung mga bisita. Parang tinambol nang makasampung ulit ang dibdib niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, kaya daig pa niya ang matatay sa sobrang kaba. She's thinking of a better way how to accommodate the visitors and make them feel at home. Mariin na napapikit ang dalaga. Ano ba ang ginagawa nila sa probinsya tuwing may bisita? Siyempre, ino-offera nila lahat. Kahit na mga punda na nakatago sa kasulok-sulukan ng baol ay naiilabas nila. Sinusundo nila ang bisita kapag galing sa ibang lugar. Tama. Susunduin niya si Madam Faith Sia. Pababa ako dyan. Agad niyang ibinaba ang telepono at saka siya mabilis na tumayo. Mabilis siyang naglakad papunta sa elevator. Sa pagdating niya sa lobby ay isang babaeng yayamanin kaagad ang nakita niya. Nakasuot ng kulay puting bestida. Kung aristokrata ang dating kumuha ng supplies na kung tawagin ni LM ay balyena, paano na lang ang babaeng nakikita niya ngayon? Kahit naligtas na iyon sa loob ng building, ay kasama pa rin ang limang bodyguards. Si LM lang ang sakalam. Walang asungot. Queenie inhaled deeply and plastered a beautiful smile on her face. Madam Faith, she asked gracefully but the woman just looked at her, whole being. And you are? Nakataas ang mga kilay na tanong noon sa kanya. She offered her hand right away. Queenie Ann Ronquillo, Madam. I am the President, CEO, Secretary. Nakataas ang mga kilay na tinignan nito ang mukha niya. Tapos, ang kamay niyang nakalahad. The woman snubbed her hand and looked straight ahead. I am expecting to see the owner, not the secretary. Mataray na sagot nito sa kanya at ang kasama naman nito may edad na bakla ay napakabitbalikat. Let's go, Madam. Let me lead the way, she said, still confident but in her mind, she's nervous. How is she going to deal with this kind of woman? Baka sabunutan siya nito kapag wala itong nakitang LM sa loob ng opisina. Diretso sila sa elevator habang ang isip niya ay busy sa pag-iisip ng paraan kung paano hihikayatin ang babae na umuo sa kontrata na iniaalok ng pharmaceutical. Malay ba niya sa transaksyon, basta inaral lang niya ang mga nasa record. Tapos, pinapasok niya sa opisina ni LM ang dalawa at ipinagtimpla ng kape ang mga ito. May gusto pa po ba kayo? Magalang na tanong niya. Where's the boy? Boy? Kumurap-kurap si Queenie. Boy ba ay si LM? Muntik siyang matawa at hindi na nga niya napigil pa. Sorry po. Aniya, you seem got my point? Wika ni Madam Faith.
That man acts like a boy. Para siyang apo kong 6 na taon. Lalo siyang natawa at nangiti na rin ang babae. Nakatago ang labi sa iniinom na kape. Well, as you can see, madam, he's not here. Nambababae na naman. That man always scans the entire city, looking for a bed warmer as always. Napakababaero niya. He's wasting his name and his career. Napakatalino naman niya sa pagkakaalam ko. Diyos ko, halos matutop ng dalaga ang labi pero hindi niya nagawa. I think I agree with you, madam, but today, it's a different case. Hindi niya alam kung tama ang mga sinasabi niya ngayon, pero bahala na. The woman's eyes flew to her. What case? He is sick. He doesn't want to come to see you because he's afraid to spread the virus. He also didn't want me to call you too. Reschedule the meeting because he values your time and he really loves to be part of your company. He just told me to talk to you and hear your rules, your demands about the upcoming contracts with pharmaceutical. Todo hugot siya ng hangin. Sana naman tama ang mga sinasabi niya. She couldn't lose this one. How sick is he to leave this meeting to his secretary and not to any of the boards? Taas ang mga kilay. Natanong pa nito. He has loose bowel movements. Napangiwi ang babae. Oh my God. Thank God he used his brain. Well, since you're here and seems like you look intelligent, I think you're capable enough to get all my demands and just convey it. Tumangutang siya kaagad. Kinuha nito ang dala ng bakla ng portfolio at binuksan iyon. Sana'y gabayan siya ng Diyos at mapauo ang babae. Faith, smiled at Queenie. I like you. Here's the list of my medical representatives. Input it and prepare the contract. Once it's done, notify me so I can sign it. I thought I'd waste time here when I saw you, but I was wrong. I like you. You're an asset to this company. Ang laki ng ngisi ng dalaga nang kunin ang distahan mula sa kaharap. Thank you, madam. It's my pleasure to meet a very successful and well-known owner of World Representatives Incorporated. Ngumiti ito at kinamayan siya. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!